tapos kahit paitago, parang kinabukasan at araw na panibago. Mananaigang tama sa mali kapag hinalo, mabuti ang magwawag ay masamay laging tayo. Paano kung ikaw ay inaagrabyado, di natapakan na ang buong pagkatao? Mananahimik ka na lang ba't ilalaban? Huwag kang matakot, kayaan mong ikay samahan ko. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot, huwag katliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Oh Pilipino, magpapadaya ka ba kung kani-kanino? Papatulan mo pa din ba kahit amoy ang motibo na ikaw ay lililangin para makanakaw sila ng libo? Di tayo popro, kaya't huwag magpagamit. Nakatutok man sa ulit at tilin ka sa langit. Ilayay na sarurok pa pa ng mga palakit. Pagkat hanggang ngayon nagtatanong pa rin ako ng bakit, kaya di pa rin nasusolusyonan mga problemang kinakaharap ng pamayanan. Sabi nila yung lahat nagkat, ngunit bakit yung iba walang ang naipundar? Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Lagi niyong magsalita, maaari ka nila makuha ng bigla-bigla. Mga mapangmanipula kung di mo maaapila ay maniniwala ka, ngunit sa dulo wala sila nagawa. Kahit isa yung akala mong tutulong sa iyo na magbanat ng buto ay siya ring magdadagdag sa pinubuhat mong bato. Gagamitin ka lang pala sa pansariling gusto, ikaw naman ang daling nagpahuto. Maging matapang sa pagharap ng hamon, lakoyin ang dagit kahit mataas ang alon. Kasama mo ako at nakahandang tumulong, pagkat mahal ko ang bayan at ang Diyos na Panginoon. United Talino Warriors at Boss Mike Cervera, sa kanila ay natutunang maayos, kaya't kailan man di ako masisira. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Yon, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa Amandako ng Mundo na roon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Ito na nga. Oo, shout out nga muna sa inyong lahat. Alam nyo, sa totoo lang, natatawa na lang ako sa mga nangyayari. Ay, nako. Actually po, sabi ni Boss Nilda yata kanina, oo, na-chamban daw yung live. Hindi naman na po ako masyadong nagla-live. Ngayon na lang ulit. Oo, ngayon na lang ulit, mga boss. Gawa nga ng sobrang busy talaga. Alam nyo naman, kailangan unahin natin yung personal natin, yung pang-personal natin, yung alam nyo nga doon tayo talaga mabubuhay, di ba? Hindi naman na po pwede na puro na lang tayo usaping politika sa buhay natin. Hindi naman po pwede na pabayaan natin yung mga hanap buhay natin. Sabi nga nung kaibigan ko, kailangan tulungan natin yung sarili natin para umasenso tayo.
para magkaroon tayo ng kinabukasan na maayos. Tayo ang gagawa nun, hindi ng gobyerno. Eh, ang gobyerno natin, alam nyo naman, di ba? Ano ba naman maitutulong sa atin? Kundi, karamihan dyan, hindi ko naman nilalahat, ano, hindi ko rin binabawasan. Karamihan dyan, mga corrupt talaga. Di ba? Mga magnanakaw talaga. Oh, sabi ni Mylin B, oh, alam ko yun, no? Sobrang busy ko po talaga, sa totoo lang. Ha? Eh, mga boss, kaya minsan nag-upload na lang ako kung ano yung mga ano pa pwedeng gawin. O, isa pa niyan, ha, mag-iingat kayo dahil dumadami daw ang ano ha, ang nagkakasakit ngayon ng COVID, bumabalik yung iba. Ha, yung iba bumabalik. Mm. Sabi ni Cecilia Minix, oh hello boss Mike, watching from Tennessee. Oo nga. Oy, taga diyan tita ko ha, magkita nga kayo. Boss Cecilia. Oo, wag na muna kayong tumawag. May tumatawag sa akin, naka-live ako. Alam nyo kasi, ang dami talagang trabaho, mga boss eh. Anyway, mga boss, bago tayo mag-umpisa sa ating tatalakayin, oo, wag nyo kakalimutan munang mag-subscribe, mag-like, mag-share para naman umabot ito sa idol nyo. Ano? Ah, paabutin nyo sa idol nyo. Oo, shoutout naman kay Jessica Serencio. Binisita ko. I-like nyo naman yung mga post ko, Jessica. Hindi nyo nila like eh. Anyway, mga boss. Ewan ko kung naririnig nyo yung mga sounds effect ha. Parang may sira yata yung ano. Etong ating controller. Anyway, mga boss. Eto na nga ngayon. Diba? Nakalabas daw. Hindi, nakalabas talaga. Confirm naman. Na nakalabas na nga itong idol nila. Ewan mo, talaga tagal-tagal na neto. Pero may apat na taon nang nakakulong. Oh, nakulong itong si ano Kulaong. Si Kulaong. Ha? Apat na taon nang nakakulong si Kulaong. Tapos sasabihin nila, oh, inggit kayo. Ano kakainggitan nyo sa mga taong nakukulong? 'Di ba nakainggit-inggit ba yung taong nakulong? 'Di ba? Kayo naiinggit kayo? Diyos ko, naging masaya yung buhay natin ng apat na taon. Nasa laya tayo, papasyal-pasyal tayo. Diba? Kasama natin yung pamilya nating buo. Kasama nyo yung jowa ninyo. Diba? May hawak-hawak kayo gabi-gabi. Diba? Oo, sabi ni Boss Coloma. Alam, medyo malabo yung mata ko. Ah. Oo, ha? Bakit daw nakalabas? Hindi ko rin alam. Pero nakapag-bail, karapatan niya naman yung makapag-bail, di ba? Karapatan niya yun. Hindi, mga boss ha, hindi ko na kayo masya-shout out, ha? Hindi ko na kayo masya-shout out sabay-sabay. Oo, sabay-sabay ko na lang kayo isa-shout out. Hindi ko kayo maisa-shout out isa-isa, yun. Sana all may jowa. Oo nga, no? Walang jowa, eh. Anyway, mga boss, eto na nga ngayon, di ba? Karapatan niya naman yun na makapag-bail. Tulad ni Dilima, di ba, nakapag-bail. Karapatan nila yun. Kaya lang, hindi pa rin naman tapos yung usaping mga kaso, ha? Yung usaping mga kasong, hindi, ha? Yung mga malalaswa, di ba? Human trafficking. At yung mga, kung ano-ano pang mga estapa, dahil nga estapador, di ba? Nandiyan si Bungo eh. Ito si Bungo, yung kapatid natin, kasama nating lumaban nung panahon ng minumulat natin yung maraming kababayan natin na naniniwala dyan. 10 ng mga kapatid nating mga vloggers na naligaw at naniwala din dyan. Diba? Marami tayong mga vloggers noon na mga nakakasagutan. Pero alam nyo, sa totoo lang ngayon, hindi na po ako ganun na yung mga kapwa vlogger gagawin kong content. Gagawin kong content tapos titirahin ko, gano'n. Hindi na po ako para sa gano'n. Dahil ang gusto ko, kaibigan na tayo ng lahat. Di ba? Ang pangit nung, alam nyo, ang pangit nung ngayon, magkakaaway, di ba? Darating yung panahon, mag-iisa na naman yung ano, yung, alam nyo, darating yung panahon na mag,
iisa kayo ng pananaw, magkakasundo kayo sa iisang opinion, 'di ba? Eh ngayon nga, kaninang umaga, may nag-message sa akin si Makmak. Oh, 'di ba? Si Makmak. Oh. 'Di ba ta kayo inis na inis kay Makmak noon dahil yan nga, 'di ba? Siya yung number one nga na vlogger ni Kulaong. Eh ngayon eh mukhang yung siya na ngayon yung number one na bibira kay Kulaong. 'Di ba? At hindi lang si Makmak, marami pang iba. Oh, 'di ba? Eh alam niyo mga boss, noong panahon na 'yon, syempre kung ano-ano rin na sasabi ko kay Makmak, 'di ba? Oo, kung ano-ano rin 'yung nasasabi ko, gawa nga nang syempre hindi pa tayo sanay noon sa social media na ganito pala, na ganun pala, 'di ba? Hindi pala. Eh kailangan pala maging ano tayo, maging malawak ang pangunawa pagdating sa mga ganyan na 'yung iba normal lang na kung ano-ano 'yung nasasabi dala ng kanilang emosyon. Pero ngayon, sinasabihan ko nga itong mga nakakasama ko na mga dati na nating nakakaalitan, 'di ba? Tulad ni Mighty Manong. Nandiyan eh, no. Hello po sa inyong lahat. Ha? Eh ngayon mga boss, hindi na para sa akin yung mga ganun na gagamitin natin isang vlogger para gawing content. Hindi na tayo para sa ganon, ha? Baka mamaya, bakit hindi mo idinidibang si ganito? At saka, wag nyo na ho akong ikukumpara sa iba, kay ganito, kay ganyan. Style po nila yon. At eto naman po ako. Hanggang dito lang po yung aking kayang gawin kung hindi kayo magiging masaya. Wala naman po ako magagawa doon. Diba? Oo, ito ulitin ko, shout out po sa inyong lahat. Shout out sa 58. Ha, kasama si KR Ruba TV. Oo. At eto na, punta na tayo nga dito sa topic. Baka malobat pa yung cellphone ko. Ha? Eto na, nakalabas na nga, confirm. Ito si Mighty Manong ito nag-chat din sa akin Kino-confirm alam niyo naman aligaga ako at busy nga sa aking mga trabaho. Kaya hindi ko rin alam, hindi ako updated at hindi ko pa rin nakakausap yung ilang mga kaibigan ko dahil hindi na ho ako nakakatambay doon sa tambayan namin. So, makikichismis ako bukas. 'Di ba? Kasi mas updated yung mga kaibigan ko dito dahil alam niyo na, ha? Medyo malalapit 'yan. Nandiyan na rin si Kuyang Nasukir nandito dito. 'Di ba? Diyos ko po, kung ipagtanggol itong si Kulaong nung araw. Di ba? Talaga naman eh. Di ba? Alam nyo, bilib na bilib ako sa mga ano nun. Ha? Bilib na bilib ako sa mga manananggol ni Kulaong nun. Talaga naman. Solid eh. Solid. Pero alam nyo, mga kababayan, 10 ng aking mga kasamahan nun sa UTW, wala naman kaming ibang gusto kundi imulat ang mga kababayan natin, imulat na yung mga nakakasagutan natin kung ano yung totoo sa pagkatao nga nitong nakulong na scammer. Di ba? Oo, yun lang po yun. Nakita nyo naman nung namulat na natin ang marami sa mga nakakasagutan nating mga vloggers at sa mga yan tulad nila Kuyang Nasukir tumigil na ho kami sabay-sabay, si Bungo na nga lang naiwan. 'Di ba? Rusty Marcos. Ano nga eh, 'di ba? Yung po 'yun, ha, Ses G. Oh, Teresita Seron. Alam niyo mga boss, balikan natin yung nakaraang apat na taon nang nakakalipas. Kung inyong matatandaan, 'di ba? Matindi ang labanan sa social media kasama si JC De La Cruz, 'di ba? Si JC De La Cruz. O ngayon kumpare ko ngayon eh. Dating ano 'yan eh, dating bata-bata ni ano eh ni Kulaong eh. 'Di ba? Dating bata-bata ni Kulaong, ngayon kumpare ko na. At alam nyo mga boss, hindi, ulitin ko yung sinabi ko, balikan ko lang, na sa mga kapwa ko vloggers, sa mga kapatid ko sa pagbablog, malaki man o maliit,
na mga vloggers tulad nila Sangkay, 'di ba? Nila Coach Jarrett, nila kung sino-sino pa, nila Maharlika. Alam niyo mga boss, hindi ko na magiging ugali yung ano, gagamitin ko yung content nila para gagawin kong content. Maliban sa mga reaksyon, pwede kong gawan ng reaksyon pero hindi ako makikipag-away. Ha? Hindi na, wag na yung ganon. Walang magandang patutunguhan niya kasi darating at darating yung panahon, magkakasama at magkakasama. Tulad ngayon, oh, di ba? Magkakaparehas na tayo ng opinion at pananaw sa issue pagdating kay Kulaong. Di ba? Eto na ngayon. Ha? O, sabi ko nga, etong si paring JC, tumawag kagabi. Kagabi ba yun? Di ba? Kagabi yun. Nagkausap kami. Nagkaka-chat din kami ni Mighty Manong. Kaninang umaga, si Makmak Pablo, nagkausap kami. Sino pa ba yung mga tumawag? At marami pa, ang dami nila. Nagulat nga ako, ano ba yan? Hindi nga ako nagkakaano eh. Hindi nga ako, alam nyo, hindi ko na nasusubaybayan kung ano yung ano. Hindi ako updated, Mami Carmen, ha? Hindi ako updated, Boss Jury. Eh ngayon, eto na. Sabi ko, baka naman fake news yan. Eh, alam nyo naman yung idol nila. Diba? Ang galing-galing gumawa ng ano niya, ng props. Diba? Yun. Eh, kung sa mga hindi pa nakakaalam, ha, sa mga bago dito sa channel na to, balikan ninyo yung mga lumang-lumang vlog. Oh, halukayin nyo sa baol ng channel ko. Diba? Nando doon lahat yung mga taong totoong mga nagpatotoo, totoong mga biktima. Ha, totoong first-hand information na talagang si Kulaong ay tinuturong masamang tao. Di ba? Ngayon, sabi ng iba, lagot kayo. Ano lagot kayo? Eto ngayon, i-debunk niya lahat ng mga sinabi ko, ha? Pasinungalingan niya lahat ng mga sinabi ko sa vlog ko. Hindi ko pa naman binubura, maliban sa mga na-strike. Ha? Di ba? Hayaan natin, hayaan siya, i-debunk niya. Eh, kaya lang, wala namang dinidebunk. Eh, puro lang sila, ano, gusto, palipad. Eh. Alam niyo yun? Kanina nga, may nag-send sa akin, gagamitin ko lang itong video ni Makmak. Alam niyo naman, ha? Di naman siguro ako ika-copyright ni Makmak. Di ba? Ito, panoorin niyo. Pasok. So, teka muna. Hindi ko aawayin si Makmak, ha. Baka nag-expect kayo na makikipag-away ako. Wag niyo na hong asahan yung ganun na mga content na pakikipag-away sa kapwa vloggers dahil hindi na po ako para doon. Akin na pong napagtanto, napag-aralan na hindi pala dapat dahil sabi ko nga sa inyo, darating at darating yung panahon, mag-iisa yung opinion, pananaw sa mga issue, mag-iisa yung mga perspective natin sa mga mangyayari sa kapaligiran natin, lalong-lalo na sa mga community na ating mga pinapasok. Ha? Eto na! Makmak! Pera, ma! Pasok! Dahil marami kong nakitang pula at nasabi ko kanina na, sige, pag may nakita akong pula, aakit ako. Diba? Namamalimos ng pakulay. Kulay pula pa gusto. Napaka-demanding. Amo! Diba? Kaya siya nagpakita kasi nga, maraming nagpakulay ng pula. Ah, ngayon, kapag po hindi siya nagpakita, tingin niyo ba, may maniniwala pa dyan. Yun nga yung nakakalungkot. Oo nga. Alam niyo, ha? Eto na, ha? Pabura ko doon, ha? Kung hindi ba nagpakulay, hindi magpapakita. At kung hindi ba magpapakita, may maniniwala pa? Actually, ako nga nagtataka, ba't may naniniwala pa dito? Ha? Ang dami pa rin palang naniniwala na di umano may mga matatanda pa, ha? Na naniniwala. Abay, lintek na yan. Sa lahat ng mga binunyag natin, sa lahat ng mga nakita nila, sa lahat ng mga nasa mainstream media na mga balita, hanggang ngayon,
may naniniwala pa rin. Huwag nyo namang araw-arawin yung katangahan. Diyos ko. Sa totoo lang, ha? Kasi alam namin eh. Diba? Alam namin eh, ni Cathy. Ha? Ni Cathy 711 eh. Diba? Tsaka ni Marisa G. Ni Alaskador. Kung ano totoo dyan. Ha? Pero yung mga andahe pa rin naniniwala. Diyos ko naman, inaaraw-araw nyo na yung katangahan nyo. Ako, ha? Nauunawaan ko yung mga vlogger netong si Kulaong. Siyempre, dyan sila kumikita. Eh, wala namang ibang mga trabaho yan, kundi ganyan lang eh. Kung pwede nga lang na 24 oras mag-vlog yung mga yan eh, mag-live yung mga yan, gagawin na mga yan eh. Diba? Dahil wala silang ginagawa. Pero yung mga naniniwala, yung napapaniwala pa netong si Kulaong, abay, Diyos ko po, tama na. Oo. Shout out kay boss sa inyong lahat. Oh, ang daming bago ngayon dito sa channel na to. Matagal akong hindi nakapag-live mga boss. Ah. Matagal. Mga ilang may isang buwan na yata. Oh, may isang buwan na. May isang buwan. Oh. Anyway mga boss, eto na lang. No? Kita nyo, ah. Eto yung tao dating pinaniniwalaan ng marami na trilyonaryo, bilyonaryo. Diba? Na ngayon, kailangan magpakulay daw. Alam niyo magpakulay, magbigay ng super chat para magpakita siya. Alam niyo yung tama si Mac McDonald, para bang nanlilimos ka na lang ba? Yan ba yung ano, yan ba yung milyonaryo na ano na nagpapakilala? Yan ba yung bilyonaryo na nagpapakilala na nagpalos parang ano, yung parinig na medyo hindi halata pero sa mga nakakaunawa, halatang halata. Sabi dito ni ano, Will I Am, nangumuna si Nasukir sa nagpapakalat ng hindi, na hindi scammer yung sikol. Ay, alam nyo mga boss, ayaan na natin yung mga nakaraan na syempre nandoon sila sa momentum nila na talagang yung paghanga pa nila, di ba? Yung paghanga nila kay Kulaong noon, talagang nasa lagpas pa sa ano natin, bunbunan pa natin eh. Di ba? Isa pa to si ano, Boss Teresita, naging tangengot kami noon. Sabi ko nga, hindi ko kayo masisisi. Ako hindi ko kayo masisisi na kayo'y humanga, kayo'y naniwala, ha? Kayo'y nauto ni Kulaong dahil nga talagang eksperto sa ganyan yan. Biruin nyo sa kabila ng kaliwat ka ng batikos pag bibigay natin ng pagpapaliwanag kung sino-sino yung nagsasabi na ganito nga si Kulaong, ganyan si Kulaong, masamang tao si Kulaong, scammer si Kulaong, mambubudol si Kulaong. Mga boss, marami pa rin napapaniwala. Diba? Oh. Sipin nyo maigi kung gano'ng kagaling talaga ito si Kulaong. At ngayon, syempre sa mga nakakaalam na, sa mga taong kakilala na, sa mga taong naliwanagan na, syempre, hindi nauubra yung mga palabas niya. Ngayon, ang mangyayari ngayon yan, ano ba naman ang magiging ano ni Kulaong ngayon? Magiging papel niya sa paglabas niya? Wala namang hanap buhay yung idol nila. Wala namang negosyo. Ewan ko lang kung totoo o props na naman daw di umano na may nagbigay ng negosyo na matanda kay Kulaong na taga Cebu. Diyos ko. Baka mangyari yan kay ano, Ina Magenta na talagang hindi tinigilan ni Kulaong hanggat hindi masaed yung kabuhayan ni Ina Magenta. Diba? Ang dami-daming nagpapatotoo na etong tao na nga ito ay masamang tao, hanggang ngayon, may napapaniwala pa rin. Ganun na, mukhang may karisma pa rin. halos makipagpataya kayo talaga. Isa ako sa naniwala sa taong yan, sabi ni Loretta Antonio! Normal ho yun, ha? Normal. Si Boss Carmen, malaginip. Eto na ngayon mga boss. Alam nyo,
sa mangyayari ngayon, eh, tingnan natin kung anong gagawin niya. Hindi naman din siya makakapaghabla sa mga taong nag-aakusa sa kanya dahil meron nga patunay nga ito, eh, kaya nga nakulong eh. Diba? Na hanggang ngayon, eh, dinidinig pa rin. Hindi pa rin to absuelto, ha? Itong tao na to, hindi pa rin absuelto, si Kulaong, ha? Eh, ito'y a-attend pa rin ng mga pagdinig, ng hearing, ha, sa korte. Dahil nga, ang di umano, ha? Sabi sa aking bubwit, hindi sa panaginip, na meron daw isang sa mga naghabla ng human trafficking ang hindi naka-attend ng online hearing. Kaya nga ngayon, parang napag-anuhan ng korte, alam nyo naman ang korte natin, di ba? Eh talaga namang ano yan, talaga namang syempre, alam nyo na, magbibilang lang tayo. Sabi ni CSG, kala ko mabubulok sa kulungan. Eh, dapat talaga, mabulok na yan sa kulungan eh. Sabi nga ni, paring JC ko, eh, sobrang demonyo niyan eh. Diba? Kagabi, nag-uusap kami ha. Kagabi. Anong oras na ba? O ngayon, gabi. O kagabi, nung isang gabi, nag-uusap nga kami. Talagang iba ang saltik ng ulo niyan pagkaya na gumalaw. Talagang Eh, sabi ko naman, tignan natin. Oh, nakakapagbayad daw. Oo, syempre normal naman, karapatan naman na ng lahat na mag-bail ka, 'di ba? Pagka nakapag-bail ka, eh okay na 'yon. At pag nakapag-bail ka, hindi ibig sabihin nun tapos na 'yung kaso mo, kundi kailangan atinan mo pa rin 'yung ongoing na ginagawang hearing sa korte. Diba? Thank you naman kay Boss Carmen Kimberly, mami, ha. Thank you sa anak ko, tuwan-tuwa ako sa ganyan. Alam niyo yung yung ganito lang, oh, 'di ba? Please po paki-like. Nako, tuwan-tuwa po ako sa ganyan. Ganyan lang, masaya na ako eh. Makapag-like, makapag-share, makapag lang kay subscribe, masaya na ako doon. Anyway, isa pa ha, ito pa yung mga ibang mga bumabanat na talagang ito yung mga matitinding kinaiinisan nyo. Eh pinili ko na lang tong dalawa na to para medyo ma-refresh yung mga nakaraan na mga tagpo nung panahon ng labanan sa pagtatanggol at sa mga bumabatikos dito sa idol nila. Eto, pasok, kilalang-kilala nyo to. Batiko, walang kaplastikan. Oh, at ang dasal ko sa iyo, Francis Leo Marcos, simple lang. Alam mo, nakikita ko, naghihirap ka na dyan sa kulungan. Oo, naghihirap ka. Naghihirap ka, Francis, dyan sa kulungan na kinalalagyan mo. Oo. Naghihirap ka, nasasaktan ako, pare. Simple lang ang gusto kong mangyari. Nang hindi ka na maghirap, kunin ka na ni Satanas. Pati yung pambuong paangkan mo. Ha? King ina ka, Francis Leo Marcos. Tapos na kayo, mga Normanians. Ayun, o diba? Ito ayun yung mga batikos na... Ito yung mga batikos at mga bira bago nga itong mga humiwalay dito kay kay Norman Mangusin, a.k.a. Kulaong. Ewan ko ba bakit ginagamit nyo pa yung FLM eh. Ito na nga ta sinabi na nga na hindi nga siya FLM, hindi nga siya Francis Leo Marcos. Diba? Baba Yoga, Boss MM at Boss sa inyo pong lahat na nandiyan dyan sa ibaba. Magandang umaga po at magandang gabi sa Mandaro po ng mundo naroon kayo. At ito na mga boss. Sa dami na nga ngayon, etong mga ito eh, mga matitindi gumawa ng content yung mga yan. 'Di ba? Sila Makmak, sila Ninyo, Diyos ko, eh talagang murahan kung murahan 'yang mga 'yan eh. 'Di ba? Sama mo na si Yama. O na ngayon binabatikos niya na 'yung dati niyang amo, 'di ba? Oo, eto late ko na lang nalaman na si Yama ay bumabatikos at binabanatan na pala 'yung amo niya.
Ganun pala si ano ha, si Yama. Oh. 'Di ba? Ano pala balita sa sekretary niya? Ayun na nga, 'di ba? Nagla-live din. Oo. At sinasabi nga na ganito yung amo niya, ganun yung ibig sabihin, no, negatibo na rin yung mga lumalabas against sa kanyang dating amo na si Kulaong. 'Di ba? Nako, eh akala, sabi niya no, Ferdinand Tan buhay pa pala. Anyway, mga boss. Alam nyo, hindi ko maintindihan talaga, ito ha, ito lang yung bottom line dyan. Hindi ko maintindihan kung bakit marami pa rin mga tao, marami pa rin mga nuknukan ng uto-uto at tatanga-tanga, ha, na naniniwala dyan sa tao na yan. Hindi ko talaga maintindihan. Alam nyo, kung si Norman Mangusin, si Kulaong, eh ganun ang ginagawa, hindi lang din naman siya. Marami dyan. Na, natandaan nyo ba yung ano, yung nagpapakilalang pinsan daw di umano? Kung ito, yung nagpapakilalang si, ano, ha, si Marcos din eh. Ha? Marcos din yon. Sino ba yung Marcos na yon? Basta isang Marcos yun, nagbebenta ng ano, ng gold. Eh, ang pakilala naman ni Norman Mangusin, eh, ano siya, anak siya ni Ferdinand Marcos. O, eh. Panis, oh. Panis yung, ano ba yun? Mariano Marcos ba? Parang dito, ito, meron niya taong video. Ito, panoorin natin, ha. Nagpanggap na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos para makapanloko. Saksi, si June Veneracion. Itsurang ginto, pero para lang palang tanso. Ilan lamang ito sa mga ginagamit ng suspek para makapanggoyo. Dalawa sa mga biktima ay nagsumbong sa PAOC o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sabi nila, it's a commemorative and limited edition na gold coin. But it turned out na hindi ito gold. Si Maria, di niya tunay na pangalan. 12 million daw ang natangay sa ipinautang niya sa suspek na kinilalang si Mario Marcos. Nagpanggap pa raw itong pinsan ni Pangulong Marcos. Napaniwala raw siya sa mga asta ng soft. Ayun ha, oo. Yun, oo, Mario Marcos. Oo, na nagpanggap na pinsan para mambudol. Alam nyo, hindi na bago yan eh sa Pilipinas. Yung mga nagpapakilalang kamag-anak, pinsan, si Kulaong anak, yung iba namang kapatid, nino, ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ginagamit nila yan para makapang budol, para makapang isa, para makapang scam sa marami nating mga kababayan. Dahil alam naman natin, noon hanggang ngayon, marami pa rin talagang panatiko, marami pa rin nagmamahal, at marami pa rin naniniwalang mabuting tao si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kaya nga, yung bango, yung pagmamahal na yon, inaabuso naman netong mga scammer na to, ang nakakalungkot, eh mga kababayan pa natin. Diba? Yun po yun, mga kababayan. Kaya nga, eto, etong isa na to, si Mario Marcos, kung hindi ako nagkakamali, mukhang eto naman yung ano, yung nagpakilala ng pandemic, nung ano yan, yung injection sa COVID noon. Diba? Sa Zambales. Oh, na kung ano-ano rin yung sinasabi na ang nangyari daw di umano din ay ang ginawa dito, ano ba yun? Pabunan ba yun? Kung hindi ako nagkakamali, pabunan vaccine. Na vaccine daw sa kung ano-anong mga virus. Ah, panglaban daw sa kung ano-anong mga virus. Eh, mukhang tinalo rin nung Mario Marcos si pabunan. Alam nyo, talagang etong mga ano, marami talaga tayong mga kababayan. Kaya mga kababayan, mag-iingat kayo. Baka kayo mabudol. Baka kayo ay dumating yung pagkakataon. Mahirap ha, magsisisi kayo. Ha? Yung inyong pinaghirapan, isang pitik lang nilang kukunin, dadalihin sa inyo. Oo, tulad nga neto, etong babae na to na di umano, ay binudol netong nagpanggap na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpapanggapin din itong Marcos, ha?
nagpapanggap din itong Marcos tulad ng ng idol nila na ang idol nyo dati. 'Di ba? Tiger Eyes. Oo. Tulad ng idol nyo dati, 'di ba? Oh, panay ang marami tayong ila. Nako. Ang daming mga bidyong naglabasan noon na hahanapin natin, ha. Yung ako ay anak. Oh. Dapat yung nanay ko yung ikakasal kay Ferdinand Marcos Sr. na inagaw ni Imelda. Mga ganun eh, no? Ganun yung mga kwento niya nung araw na inagaw ni Imelda. Si Imelda, talagang yan eh, ginalaw ni Lacson. Oo. May mga ganun-ganun istorya pa siya eh. Diba eh, nung kailangan niya manalo sa pageant ng Miss Manila, ganyan-ganyan. Alam niyo yung video na yon? Sino nakapanood nun? Sino nakapanood nun? Oy, malditang lola! Shout out! Shout out po ulit sa inyo lahat. At eto na nga mga boss. Tuloy ko lang ito matapos na to. Expect na may mga bodyguard para kapag sila ay nakikita. At ang kanyang opisina, puno ng litrato kasama ang mga VIP. Pinsan niya po siya ng BBM. Inatest po kasi siya ng tauhan ko na kamag-anak ka po kasi pina-verify ko po sa PSG. So, it turns out when I talk to someone from the PSG, hindi po siya kilala. So, ano lang po yung, kumbaga nakasabwat niya na po yung kahit yung sarili ko pong tauhan. Si Alias Romeo, nagkakadong Army General, natangayan. Eto mga boss ha, kaya ako sinasabi sa inyo na hindi nakakapagtaka na kayo eh mabudol ni Kulaong. Ha, Annette Hope TV, shout out po. Alam nyo, hindi nakakapagtaka kung bakit etong mga matatalino, mga negosyante, retiradong mga general eh nabubudol eh. 'Di ba? Kayo pa kaya? Tayo pa kaya? Oh, tayo pa kaya? Oh, 'yun oh, ako napanood ko, sabi ni Boss Annette Hope, 'di ba? Ganon yan, matindi ang ano. Sabi ko nga nung araw eh, kahit yung poste ng kahit yung puno ng mangga sa inyo, gagawa niya ng kwento at maniniwala kayong kanya yun eh. Eto na ngayon mga boss. Dito sa salaysay ni ano ni ate na biktima nitong nagpanggap ding Marcos. Ang sinasabi niya, maging daw yung tao niya, nilaglag siya. Kasi estilo nila yan. Estilo rin ni Kulaong na ang gagawin niya kung sino yung malapit sa inyo, kung kayo ay target niyang biktimahin, kung sino yung malapit sa inyo, ay kakaibiganin niya, bubusugin niya, gagawin niya lahat yung paraan para mahulog sa kamay niya tong malapit na malapit sa inyo. At pagkatapos nun, na nakuha na ng tiwala, oh, na ibigay na yung tiwala na itong tao na to kay Kulaong, doon na aatake si Kulaong para biktimahin yung taong pinupuntirya niya. Ganyan katindi yan. Kaya nga, babalikan ko rin yung mga pinalabas na mga video. Itong mga video na to, kilala ko kung sino may ari. Yung binibidyo na nando doon si Madam Imelda at nando doon at nagyayabang siya na ang dami niyang ang dami niyang mga sasakyan na magagara daw di umano at tinitignan siya ni Madam Imelda. Ewan ko kung natatandaan niyo pa yon. At sinasabi nga ng mga ilan nating mga katunggali nun na kita nyo kasi na pagka nakita lang nakasama, kamag-anak na. Diyos ko po. Alam nyo ba, pagkatapos nun, pina-NBI siya, pina-check kung ito bang tao na to, totoo. Ayun nga, na-find out nila na peking Marcos pala. Bakit nakapunta si Madam Imelda doon? Dahil doon sa isang malapit kay Madam Imelda na kinaibigan naman netong si Kulaong. Galing, di ba? Ganon yon, ganon lang kasimple yung ginagawa.
O eto pa, etong isang retiradong general, di umano na nabiktima. Panoorin nyo. Romeo, na retiradong army general. Natangayan naman umano ng 800,000 pesos dahil sa pangakong malaking investment. Ang masaklap, inutang lang daw ni Romeo ang perang natangay sa kanya. Talaga authentic lang yung suit niya. Yung bakal niya, parang ganyan, gold. Pagkatapos yung sombrero niya, gold. Pinakita niya yung mga projects niya na parang Dubai. Sa pag-iimbestiga ng PAOK, hindi kamag-anak ng Pangulo ang inireklamong si Mario Marcos. Marami na Ayan ha, hindi kamag-anak. Na biktima at nakapagpiyansa lang sa mga kasong estafa. We just want to the public. Ayan mga boss, normal lang. Ito nga ang problema mga boss, ano, na kapag ka ikaw eh nag estafa, ng gancho, ano pa man, no? Problema kasi nakakapagpiyansa, 'di ba? Oh, nagagawan ng paraan yung iba kahit no bail pa yung kaso, nagagawan pa rin ng paraan para makapag-bail, 'di ba? Oh. Yan ang problema naman sa mga batas natin. Eh nakakalungkot pero tanggapin natin ang katotohanan na ganun talaga ang buhay natin dito sa Pilipinas pagdating sa mga batas natin. Oh, ngayon ulitin ko, etong biktima dito ay isang retiradong general sa army na nagtiwala rin dito kay Mario Marcos na nagpapanggap ding kamag-anak ng mga Marcos. Na walang pinagkaiba, ulitin ko ulit, na walang pinagkaiba ito sa estilo na ginagawa naman ni Colaong. Sabi nung retired army, sino ba naman daw ang hindi maniniwala na nakita niya ang sombrero, gold, at nakikita daw yung mga kung ano, marami daw gold. Diba? Eh diba, eh estilo rin ni Colaong yun eh, yung magpapakita ng gold. Alam nyo, si Colaong, mayroon niyang estilo na ginagawa. Kinukutsaba niya yung mga tao para masabi na itong isang lugar na to ay pag-aari niya. Style niya yan. Style ni Colaong yan ha. Yung paniniwalain yung biktima niya na yung pagdadalan sa kanyang lugar eh pag-aari niya. Di ba nung araw, ang dami sinasabi. Meron pang nag-vlog sa Amerika na yun daw property doon, eh pag-aari niya. Di ba, binablog nila. Eto, pag-aari ni Colaong ito. Meron pa, di ba, si Yama noon, di ba? Pumupunta pa yan ng kung saan-saan lugar na sasabihin, rancho niya yan, farm niya yan, property niya yan. Eh, nasan yung mga property? Bakit ngayon nangungupahan? Diba, ang simple lang para isipin na take nga muna. Ha? Take nga muna. Oh. Eh siguro etong mga nabibiktima ni Colaong, mga late na to. Diba, mga late na yan kaya hindi pa nila naiintindihan din masyado. Oh. Pero darating yung panahon, eh kasama na yan na nagsasabi na walang nga talaga si Colaong. Diba? Grabe, ang laban namin yan sa scammer na yan. Oh, 14 vloggers kalaban namin noon. Grabe, hayop ka kola. Sabi ni Mami Carbon. Di ba mga boss? Yan ha, iisang estilo. Iisang estilo. Ulitin ko para mapanood nyo ng buo. Kasi naghahang yata itong aking computer. Pasok! Milyon-milyon piso ang natangay umano ng isang lalaking nagpanggap na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos para makapanloko. Saksi, si June Veneracion. Itsurang ginto, pero para lang palang tanso. Ilan lamang ito sa mga ginagamit ng sospek para makapanggoyo. Dalawa sa mga biktima ay nagsumbong sa PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sabi nila, it's a commemorative and limited edition na gold coin. But it turned out na hindi ito gold. Si Maria, di niya tunay na pangalan. 12 million daw ang natangay sa pinautang niya sa suspect na kinilalang si Mario Marcos. Nagpanggap pa raw itong pinsan ni Pangulong Marcos. Napaniwala raw siya sa mga asta ng suspect na may mga bodyguard pa raw kapag sila ay nakikita. At ang kanyang opisina, puno ng litrato kasama ang mga VIP. Pinsan niya daw po siya ng PBBM. Inatest ko kasi siya ng tauhan ko na kamag-anak ka po kasi pina-verify ko po sa PSG. So, it turns out when I talked to someone from the PSG, hindi po siya kilala.
So, ano lang po yung, kumbaga nakasabwat niya na po yung kahit yung sarili ko pong tauhan. Si alias Romeo, naretiradong Army General. Natangaya naman umano ng 800,000 pesos dahil sa pangakong malaking investment. Ang masaklap, inutang lang daw ni Romeo ang perang natangay sa kanya. Talaga authentic talaga yung soldier. Mm. Yung bakal niya, parang ganyan, gold. Pagkatapos yung sombrero niya, gold. Pinakita niya yung mga projects niya na parang Dubai. Sa pag-iimbestiga ng PAOK, hindi kamag-anak ng Pangulo ang inirereklamong si Mario Marcos. Marami na raw itong nabiktima at nakapagpiyansa lang sa mga kasong estafa. We just want to the public to know na may mga ganitong modus operandi para makapanloko ng tao. Bumuo na ng team ang Presidential Anti-Organized Crime Commission para mag-imbestiga at i-monitor ang peking kamag-anak ng Pangulo para mabilis daw siyang maaresto kapag may lumabas na namang warrant laban sa kanya. Yon! 1 million piso ang natangay okay. Ano na... Op, okay. Op. Ayun na nga, ha? Mga boss. Diba? Sabi ni ano? Oo, sabi ni Ed sa Villamor, kaparehas rin ng modus ni Kulaong. Nandito na si Argon 26. Ha? Tandaan nyo yung pagmumukha nito. Sa mga hindi pa ho nakakakilala, sa mga hindi pa ho nakakakilala dito kay Kulaong, asan ba yun? Dali, hanapin ko. Papakita ko sa inyo yung itsura. Nawala. Okay. Oh. Nawala. Oh, eto na lang, eto na lang. To. Oh, dahil marami kong nakitang pula at nasabi ko kanina na sige. Ah, ayan, ha? Shout out sa lahat ng mga basher, pasok. Ha? Eto ah, eto si Kulaong, eto to. Yan yang itsura na yan, yung idol ni Sara ha. Yan yung idol ni Sara Mustafa. Mga boss, tandaan niyo na sa mga hindi pa nakakakilala, hindi pa nakakaalam kung sino si Kulaong. Yan po 'yon. Yung pong nagpapanggap na Marcos din na isa, ha, tulad ni Mario Marcos. Parehas sila, ha? Oh, parehas sila. Yan, itsura. Ito, nasa kaliwa. Wag ito. Eh, si Makmak ho, ito nakasombrero. Ito naman ho, si Makmak ha, Pablo. Number one na vlogger dati ni Kulaong ito na ngayon ay binabatikos na din. Ha? Binabatikos na din. Ito yon. Oo, diba? Alam nyo, mga boss, malditang lola, boss Cathy 711, marami talagang tanga at saka nuknuka ng bobo kaya ganyan, ha? Oo, pero mo, ano nila, 54 pa rin yung ano mo. Eh, buti nga ako, may 54 eh. Hindi pa ako, ha? Oo, siguro isang beses mo lang ako makita sa loob ng isang taon, diba? Oh, pero may 54 akong nakasubaybay ha, na subscriber. Ayaw mo pa. Pambihira ka naman, no? Di ba? Anyway, ganyan talaga yung mga nuknukan ng tanga, ganyan mga twiran at ganyan na mambatikos. Hindi sa mismong issue. Kasi hindi naman nila mababatikos yung totoong issue dahil nga, alam na nila yung katotohanan pero pinipilit pa rin nilang gawing, ano? Oh. Kasinungalingan. Anyway, mga boss, ilabas mo panaginip! Ang dami niyan! Anyway, ganun na nga mga boss. So, ulitin ko, sa mga hindi nakakakilala kung sino si Kulaong, si Norman Mangusin, eto nga yun, etong nasa kaliwa ng screen. Ha? Etong nasa kaliwa ng screen at etong nasa kanan ho, si Makmak Pablo po yan. Ah, 'di ba? Oh, nandito na rin. Naku, nandito na si yung kilala niyo ba si Alfa Romeo nung araw?
Di ba't isa rin ito talaga sa masugid na taga-suporta ni Kulaong? Di ba? Oh, pero alam nyo, ha, napanood ko kagabi na isend sa akin ng isang kaibigan yung kanilang live stream. Eh, hindi na rin pala nando doon. Wala na rin pala si Alfa Romeo doon sa kabilang istasyon na hindi ko rin alam na meron pa pala. Meron pa palang mga naiiwan talaga. Shout out Alfa Romeo, King Elite. Oh, shout out din. Yung nasa kanan, anak ba ni Norman? Vlogger niyan ni Norman noon, ha. Vlogger ni Norman niyan noon, no. Number one vlogger niyan. Oh, sabi ko nga kanina sa mga hindi pa nakakaparating, kaninang umaga eh magkausap kami niyan ni Makmak at yun na nga binalita na rin sa akin na ganun na nga, ganito ang nangyayari, ganyan. Okay. Eh, talagang ganun. Wala naman tayong dapat na ipagtaka dyan. Normal lang yan ang nangyayari sa bansa natin. Diba? Nandito na si Yama. Oo. Ito pa lang, itong TNMAG, Speedy Girl Worldwide. Yan pala si Yama, ha? Oo, habang natutulog ako kahapon, wala akong kasama. May nag-send sa akin nung live ninyo, napanood ko. Okay, thank you naman sa pag-share at pag-subscribe, ha? Thank you din sa pagbisita dito sa aking kakapiranggot na bahay. Sa mga nakakakilala sa akin, alam nila yung bakit, 'di ba? Hindi ko na kailangan sagutin. Sa mga hindi nakakaalam, bahala na kayong mag-research. 'Di ba? Ay nako. Oh. Ayun na. Oh, hoy, ungas pag live si Epene Manigas ka subscriber. Anyway, mga boss. Ito na ngayon. Ano ang mangyayari? May posibilidad ba na balikan yung mga taong nagbatiko sa kanya? May posibilidad ba na balikan si Yama? May posibilidad ba na balikan yung iba pa tulad ni Makmak Pablo? Hindi niya na magagawa 'yon. Ha? Wala na. Sabi ko nga sa inyo, ilan na lang ba natitira dyan? Diyos ko. Halos lahat ng mga aktibo noon na talagang nakikipagbali, taktakan, kabilaan, di ba? Kabilaan, ibig sabihin, yung mga grupo ng UTW at grupo nila Yama, talagang mga baliktaktakan. Halos iisa na lang kami ngayon Di ba? Halos iisa na lang kami ngayon. Ano pang, sino na lang natira doon? Yama, umakit ka nga dito. Sino na lang natira doon? Umakit ka nga dito. Umakit ka, ha? Dali. Maglalagay nga ako ng hagdan dyan. Kwentuhan nga tayo. Umakit ka, ha? Okay. Dito ko ilalagay. Yan. Hop. Paste. Yan. Yan na yung hagdan. Umakit ka na. Paliwanag mo nga para naman yung mga, ayan na nga yung hagdan. Wala pa ba yung hagdan? Andali nga. Ayan. Ayan yung hagdan. Ayan na. Mabagal lang yung aking yung aking internet. Alam mo naman Mami Carmen, ayaan mo na. Roberto Rubis! Shout out. Yung mga natira doon, yung mga umaasa sa ginto. Diba? Kung nga noon, diba? Sobrang ilan lang kami. Mga boss, tatanggapin namin to, ha? Habang nag-uusap kami ng mga kasama ko, sila Graveyard, Takero, Chimney, Pinoy Breezy, sino pa ba yung iba? Si Tatay Boy. Basta, yun, iilan lang kami. Alam nyo ba ang kalaban parang isa sa sampo. Ganon ang laban nun. Diyos ko po, di ba? Ay, nako. Ngayon, eto, nandito na. Ay, sige, akit kayo.
Nasaan na? Akit na, dali. Mukhang nag-ayos pa si ano eh. Mukhang nag-ayos pa si Yama eh. Oh, ganun ang labanan noon nung panahon na 'yan. Sa mga hindi nakakaalam ha, talagang kawawa yung mga ano noon eh. 'Di ba? Underdog kami noon. Dihadong dihado yung grupo ng UTW noon, 'di ba? Oh, pero alam niyo, ang pinag-uusapan namin, alam nyo, kung ititigil naman natin to dahil sa mga pambabash nila, matitindi mambash yung mga yan. Oo, talagang believe ako, sa totoo lang ha. Believe ako. Oo. Minors, daughters, shout out. Nandiyan na rin si Boss Jun Sandigan. Diba? Believe talaga ako sila kung paano sila mambash noon. Grabe, lalo tong si Yama, may paiyak-iyak pa to eh. Oo. Tuwan-tuwa ako nung ano eh. Nandito na. Papasukin natin ha. Dali ha. Tanggalin ko muna to. Yan. Nandali. Tanggalin ko muna. Yon. Ito na. Yummy! Nakunang puta. Yummy ha. Yon! Ano na, Boss B? Well, Boss Mike, ano na? Welcome naman dito sa aking kakapiranggo na channel. Sa lahat. Shout out sa lahat ng nasa comment section. Lumabas na yung best friend mo. Yun, oh. Teka muna, boss mo yun. At teka na naging best friend yun. Yun nga eh. Hindi. Diba? Alam nyo, sa yung mga tao nga doon eh, sinasabi nila na inggit lang daw yung mga wala na sa kubo. Hindi po yun totoo. Wala po nakakainggit sa isang grupo o pamilya na nabuo sa kasinungalingan at patuloy na nambibiktima ng mga taong inosente. Diba? Yon. May nakakaingit po ba sa ganung gawain? Dali lang. Yummy. Disclaimer po ah, kung ano man yung sabihin na itong bisita ko ngayon, eh, opinion niya yon ah. Kilala ko to! Kung paano man palaura to, naku, kilala ko to. Anyway. Buruin mo. At saka yung ano si Kazad Nasir, nasabi niya, ungas, inggit lang, sunog kapag lumabas. Alam nyo, kahit umano po siya, kahit na lumabas siya, wala naman nagbago sa pagkatao niya eh. Diba? At saka hindi lang po siya ang nakakulong na nakapagpiansa. Marami po. Pero patuloy pa rin yung kaso nila. Diba? Normal lang. At saka ano ba nakakaingit sa taong nakakulong? Taong nakulong. Nakakaingit doon? Ano, nakulong ng 4 na taon? Ano nakakaingit doon? Diba? Pero wala nakakaingit. Alimbawa, yung buhay mo hanggang 60 ka lang, tapos yung 4 na taon eh, nawalan ng ano, saysay. Walang silbi kasi nakakulong ka lang doon. Yung 4 na taon na yon eh, puro hirap, pasakit yung dinanas mo doon. Tama. Kaya ngayon ang inaano nila. Kaya nga sabi ko sa kanila, ang may papayo ko lang, magpasalamat kayo kasi binigyan kayo ng pagkakataon na makasama nyo ulit yung inyong iniidolo. Ngayon, huwag nyo gamitin yung pagkakataon na yan para dagdagan nyo palalo yung kasamaan ninyo. Diba? Yung pagpapakalat ninyo ng mga katarantaduan. Maging ano kayo, magpakatao kayo. Minsan lang tayong dadaan dito eh, diba? Minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. O hindi, hindi naman ano, boss. Salita kayo na. Parang talagang ano na, talagang medyo positibo na. Ha? Dati talagang hindi. Para sa amin, yung mga binabatikos nyo, mga sinasabi nyo, negatibo talaga para sa amin eh. Ngayon medyo hindi nagiging positibo. Hindi kasi magkaaway tayo nun. At saka kasi kami, kaya hindi kami nakikinig sa mga sinasabi ninyo, isinisiwalat nyo noong panahon ng kasagsagan ng pandemya. Dahil nga, kalaban namin kayo eh. Kumbaga, nakilala namin kayo na mga anti, mga basher, diba? Ang UTW. Kumbaga, wala kayong sasabihin hindi maganda. At saka kami, pinagbabawalan din kami na makinig sa mga opinion ninyo. Sinasabi namin. Teka, nandito si Alpha Romeo, pakiating ko ha. Pasa, you know? Nako, isa din yan sa Paulid. Shoutout, Odi. Shoutout sa magandang umaga, magandang hindi, yan, hindi, talagang ano, bilog ang mundo. Ika nga eh, umiikot. Umiikot lang sa katotohanan. Hindi na na-stop. Ika nga, ikot lang na ikot. At patunay na nalalaman natin ang katotohanan. Kaya kami nandito at sumusuporta sa katotohanan. Dahil yun din naman ang aming ipinaglalaban, yung katotohanan na alam namin ay totoo. Correct. Yung pala,
pangkap lang pala, di ba? Pinaglaban na, namin kahit binanggano na, namin. Oh, binanggano namin yung dapat banggain. Sabi ko nga, may threat na sa akin si Big. Oo, kapag sa akin yan, death threat ko eh. Araw-araw, madaling araw, di ba? Walang walang tigil. Naawal ni Lorenzo. Siya nga, walang, walang nakakainin. Boss, Boss Alpha, eh, nung panahon na yun, tamang, yung mga ebidensya, ako nagbigay kay Vic noon. Lahat ng mga dokumento, mga iwan sa akin. Ibinigay ko kay Vic Lorenzo noon ng NBI. Tama. Kaya sabi ko, bakit ano kaya sinasabi ni Boss Alpha? Bakit binibira niya si Boss Vic? Anong meron? Anong, di ba? So, ang daming katanungan na gano'n. Sabi ko, away nila yun eh. Bahala sila doon, di ba? Basta kami, nandoon lang kami sa issue. Eto nga si Kulaong. Eto si Kulaong. Ganyan si Kulaong. Ganito si Kulaong. Period. Hanggang doon lang ako. Di ba? Basta kami, Boss Mike, napatunayan namin nila Alpha na wala nang makakahigit pa sa kung ano yung naiambag namin sa community ni Kulaong noon. Oo! Oh, oh. Wala. Hindi ka nun eh. Walang makakagawa. Ang drama mo nun, no? Diyos ko yung pakray-cry mo dun sa sasakyan habang binabasa mo yung ano, yung sulat. Kasi talaga naman makakaiyak naman talaga. Kasi akala ko, ba totoo yung lahat mga sulat? Putang ina yung pala, Google lang. Puking inang niya. Kasi sa akin, lahat ginugoogle niyan. Google pala? Shootang galada yan. Ganong katindi yan. O ngayon, nakalabas na. Diba? Nakalabas na siya. Ano ngayon? Ano bumaba ba ang presyo ng bigas? Hindi. Ganito, no? Siguro kung nung kasagsagan na kayo pa yung nandiyan dyan, nila Makmak, lahat kayo yung grupo nyo, siguro mainit yung ano, yung paglabas. Diba? Walang init eh. Walang dating eh, 'di ba? Wala nang dating yung lumabas, news blackout. Ano news blackout? Ano ka, artista? Ang ano naman dyan, security, for security reason. Kasi nga, syempre, kung maraming nga nag-aantay sa'yo na gusto kang makita, marami rin nag-aantay sa'yo na gusto kang sakalin dahil sa sobrang galit, gigil nila. Utak, ino mo. Bakit ka ba nagalit? Bakit ka ba umalis? Bakit mo ba iniwan? Hindi ako umalis. Nung pagkatapos ng kampanyahan noon, nag-ikot kami buong Pilipinas. Pagkatapos noon, ginawan ako ng kwento, sinaraan ako, tinanggal ako, ganun. Ganun lang yung ano. Kumbaga parang putang inanasa na yung pinaghirapan natin, yung pagod natin, tapos biglang ganito. Mabilis ako mag-move on. Okay, tinatanggal ako. Tanggap ko na. Nandito si TJ Byron, kanina rin. Kahapon, kagabi, magkausap din kami niyan. Hi, Beb, DJ. Yan, o. Si Boss Alpha. So, yun lang. At natutuwa ako at nagkakasama-sama tayong lahat dito para sa katotohanan. Kasi isa lang naman ang aming motibo yung tumulong sa kapwa. Makita tumutulong ating kayo. Pero hindi. So, mayroon talagang pangga. So, nalaman ko lang ay makpak lahat ng pangyayari. Lahat ng mga modus, yung pati yung istorya regarding sa paggawa ng film, lahat yan nalaman ko lang. Talagang ano, set up talaga. Pati pagpunta ni Imelda Marcos doon, set up talaga. Wala, dahil lang yung kay Betting. Ikaw nagsabi nun ha. Ayoko magbitin si Bilio, pero ikaw nagsabi ha. Wala. Pati nga rin si ano ha. Pati nga rin daw si, ano, si B. Si Brent. Nadali rin eh. Nadali rin. Kumbaga, si hindi Brent. Lang. Nadali rin. Paniwala eh. Siyempre, hindi naman natin lubos akalain yung gagawin talagang sinaulo niya yung history. Ultimong nanay ano? Na patay na yung singer, di ba? Yami? Biro mo na ipakilala. Kaya na pati yung singer na Mexicano, nanay niya daw yun. Hayop. Ayun nga ang ina-expect ko na nanay niya eh. Ano ka ba? Kasi kamukha-kamukha. Hindi pala.
balikan ko 'yung sinabi ni Boss Alpha. Ah, nasa panaginip ko 'yan. Yung minememorize niya lahat 'yung history, nandoon 'yan sa kwento ni ano ni Ina Magenta ko. Ganon ang patotoo ni Ina Magenta, nire-review niya 'yung history ng mga Marcos. Oh, nandoon diyan, ewan ko ba. Oh, ngayon sa inyo na rin lumalabas. Pabir. Kami naman, aminado naman kami na minsan kami naging tanga. Pero yung pagiging tanga namin, eh, may natutunan kami na hindi ka dapat basta-basta magtitiwala, lalo na sa mga tao na talagang sobra yung pagpapakitang gilas, pagtulong sa kapwa natin Pilipino. Yung pala, may motibo lang. Diba? Kaya kahit anong gawin na pagpapanggap, wala na, hindi na bebenta na sa amin yan. Doon na lang yan doon sa mga bagong salta. Yung mga tumutulong sa kanya ngayon, tulad ng di umano eh, ano, mga nagbigay ng negosyo, ewan ko kung totoo, props lang yan, o alam mo naman, di ba? Na, legit yon, totoo yon, totoo yung mga ano. Wala akong sagad yan. Totoo. Para sa atin legit, pero yung totoong katotohanan eh mahirap pa rin na ano eh para sa akin na ano ang magiging benepisyo ng isang tao na bibigyan siya ng ganon. Ngayon, maaaring siguro maraming mga pangako kasi ang style niyang ganito eh. Huwag kang mag-alala kapag ka ako naging senador. Isa sa upuan sa mesa ko, nandoon ka at nasa tabi kita. Mga ganang balat. Eh, tama. Ganyan ang style may, lang. Ganito, mas, pero may mas matindi pa dyan, pare. Oh, pag siya nakaigod ay nakatulong dyan, meron na rin tayong upuan sa langit. Yun ang pinakamatindi, pare. Yun ang hindi nyo kaya pantayan. Wala, oh, yun ang pinakamatindi. Wala, nang, wala, oh. Dinaig pa si Kibuloy, mga boss. Mabira. Ah, ito, yan, yes, yan yung... Ito dapat iparehab eh. Ito dapat ipagamot eh. Sa totoo lang, ito yung tao may sakit. Merong mental disorder. Itong tao na to. Antindi. Sobrang katalinuhan eh. Talagang sumobra. Pero may patay na nanay, binuhay niya at ipinagmamalaki nanay na daw niya. Biruhin niya. Yung nanay niyang tunay na nabubuhay. Yung nanay niya si Aling Remy ah. Oo, yun yung diba? Tunay niyang nanay. Hindi niya ipinagmamalaki yun. Ang ipinagmamalaki niya, yung nanay niyang Mexicano. Mexican. Kaya ako masama rin ang loob ko doon kay nanay, ano, sa nanay niya noon. Kasi nung nakakwentuhan ko yon sa telepono, sabi niya, anak, ikukwento ko sa'yo yung aming love life. Ako'y pumunta ng Maynila. Ako'y bata pa noon, 22 years old. Tapos nagkatinginan kami, nagkamahalan kami hanggang sa nabuo na. Puki ng ina! Sino? Si Dr. Pacifico Marcos. Kami nagkaanuhan, sabi ko, ay talaga, ang ganda naman po ng love story nyo. Siyempre, tanga ko, paning wala. Kami nagkimihan, lumabas si Norman. Oo, tapos hanggang sa nagpag-inagyan. Grabe, sobrang tangan-tanga talaga. Kasi siyempre, matanda na, malay ko ba na magsisinungaling, na mag-aano. Kaya ang alam nyo dyan, buong pamilya nila, alam yung kwento at ginagawa ng tao na yan. Alam nila. Diba? Alam niya. Oo, kasabwat. Alam nila. Diba? Alam nila. Talagang ano sila. Kumbaga, nasa dugo na talaga nila ang manlin lang ng mga tao. Siyempre nga naman, tangina, nakatikim ka na ng Maynila. Eh, galing ka na bundok. Eh, ako diba pinagmamalaki ko pa. Ang ganda ng kutis. Talagang ano. Puta na nakita ko na merong live si Kuya Jam na nag... At tatawid sila sa ilog. Puta, yung pala yung swimming pool nila yon, yung ilog nila doon na brown. Putik-putik, puta. kaya pala ganun yung kulay. Puta, tapos ako pa sasabihan na ano daw ako, galising ako. Pangina mo, huy, lahing tanto. Pangina ka na boy ka pa. Oy, kaya yan. Baka paglaki tapos singit ni Yama. Tanginan yan. Kaya sobra. Nakakaano talaga, nakakaloka lang. Kasi, syempre, merong mga tao na talagang pinaglalaban siya, no? Mahal na mahal siya. Pero ayos lang 'yon.
Ayos lang yun. Kasi darating din yung araw na matatauhan din kayo at magiging ganito rin kayo katulad sa amin. Kayo na yung papalit sa pwesto namin dito. Kami nga pumalit kay la Boss Mike eh. Diba? Next batch kayo. Kayo yung pumalit eh. Kaya sabi ko, sabi nila, oh, wala nang balita kayo ko lang. Eh, bakit pa namin eh? Yung mga napaliwanagan namin, yung mga pumalit na, yung sila na mismo yung ano, bumibira. Yung mga nagtatanggol dati, eh, ano pang papel namin yun? Wala na. Tapos na. Tapos na mission. Eh, mas marami pa naman dyan mga issue na dapat talakayin na hindi lang nakatutok dyan sa isang taong basura naman na talaga. True. Kaya talagang ito, ano... Ako, may tanong ako. Ito ba itinaas sa proseso ng batas o talagang inagic talaga ito pagkakalabas? Tingin ko naman, boss, eh, alam mo naman ang sistema ng ano natin, 'di ba? Ng ng 'yan, ng korte, ng batas natin, ng boss Mike, ano, nakaraan, nabisuhan diba? Ba yung ano, yung mga complainant na umatid? Nabisuhan ba sila na umatid? Medyo ligaw ako diyan, boss, hindi ko pa masasagot kasi hindi ko pa nakakausap yung mga kaibigan ko. Hindi pa ako nakakatambay ulit eh. Busy talaga ako eh. Kasi hindi nagpareglo yung mga complainant pagkakaalam ko. Kaya medyo visible sa atin. Parang nagkaroon ng news blackout dito. Pati rin kami. Dahil yung warden na kausap ko, hindi rin nagsalita eh. Maaaring mayroong malaki dito sa likod eh. Oh, at saka ano, ang ano kasi doon high profile daw, kaya hindi sila pwedeng maglabas ng info diyan. Given high profile, yun yung pakilala niya eh. Tang ina, ikaw ba naman mag-humanitarian sa loob ng BJMP? Hindi ka bobosin ng mga tao doon, 'di ba? Talaga? Diba, ano sila doon? Oo, nagpamigay sila doon ng ano, ng medical mission ng mga salamin-salamin ng mga ano. Eh, tangin na yung salamin niya eh. Diba? Dati pinapakalat ko. Oh, ang mga salamin namin, mga Gucci, mga ano, mamahalin, puta, talagang 8,000, 10,000 ang presyo. Malaman-laman ko eh, galing sa inyo. Galing lang pala yun ang Quiapo, yung tagsasampu, 20, 50 lang pala yun, diba? Mga 3.20, gano'n naman. 3.20. May love ka, Aruba. Diba? Kinana. Kaya talagang ano... Wala tayong magagawa, ganyan talaga eh. At saka marami pa kasing ano eh, marami pa kasing mga iilan na tao na talagang napapaniwala niya. Kasi nga ang galing niya sobra na magsalita. Sobrang galing talaga. Sobra. Pero kapag ka ikaw, matibay ang utak mo at marami ka ng experience sa mga scammer, sa mga ganyang modus, eh, nagsasalita pa lang yung tao na ganyan, eh, talagang putang ina mo, umalis ka nga sa harap kong hayop pa, puro ka kasinungalingan, budol ka, modus nyo lang yan. Diba, no? At saka ang galing niya mamblap, pagkakausap mo siya, pagka alam mo na yung totoo, kaya pa rin niyang ikutin na mapaniwala ka na, hindi yan ang totoo, eto totoo. Ganun oo, yan. Lalabasan ka pa ng ano, ng ebidensya, o eto, eto yung ano, eh, meron akong ano, si Pacquiao nga, may utang sa kanya eh. Ewan ko kung nakuwento ko na to sa panaginip ko. Alam mo ba, si Kulaong, di ba, naging ano, na budol niya si, ano, si Mayu. Mm-hmm. Alam mo ba kwento nilang dalawa? Hindi. Alam mo kung bakit sila nagkahiwalay? Hindi. Pero naabuta ko pa sila na nag-uusap kasi ako ang gumagawa nung cheque na pinapadala kapag ka may kailangan. Ganun lang. Pero yung sa ano, hindi ako nag-aano sa kanila. Ah. Anyway, ganito yan. O, umpisa natin yung kwento. Nako, first time nyo itong maririnig. Hindi ko pa ito na gawan ng content sa panaginip, ha? First-hand information kasama sa sasakyan, yung nagbigay sa akin ng info. Mm-hmm. Itong si, ano, si Kulaong, noong panahon na ano na naging sila na sa pamamagitan din ng ano ha ng Hocus Pocus ha. Magaling nga, magaling. Nasa sasakyan sila, itong si Mayo, may gustong puntahang lugar. Itong si Norman naman, may gusto rin puntahang lugar. Ibig sabihin di sila nagkakasundo sa lugar na pupuntahan nila. Ngayon, dahil nga alam mo naman boses ni Kulaong eh malaki di ba? Sa mga kasi ayaw nila ng ganon, yung parang feeling nila nakakagalitan, nasisigawan.
Medyo nagtampo si ano si Mayo, parang tumahimik na parang nawala sa mood ganyan. O siyempre sabi naman nung ano nung nagkwento na sabi ko nga kay Kulaong si ano mukhang nagtatampo ganyan. O tapos tumahimik daw si ano si Kulaong na alam mo yon na nag-isip lang sandali, siguro mga 5 seconds. Tapos sinabi niya, sabihin mo nga sa kanya, kasi nga hindi marunong maghapon, di ba? Sabihin mo nga sa kanya na si sense ko, nakikita ko na kapag tumuloy tayo sa gusto niyang puntahan, madidisgrasya tayo! Okay na! Seryoso? Ay, third eye pala yan. Ayaw! Ay, third eye. Ngayon lang nakakita ko lang na may third eye, ah. Tapos, yung sinabi tuloy kay Mayo na itinranslate yung sinabi ni Kulaong na pag daw tumuloy doon, kaya ayaw niya doon kasi madidisgrasya tayo, nakikita daw niya. Bigla daw napangiti si Mayo. Gagi, no? Ang galing eh, di ba? Dinaig niya si Nostradamus ang putre. Lupet! Lupet ng best friend mo, dear! Hindi, kayo, ang galing amo mo yan, di ba? Oy, amo mo yan. Ang Post galing yan, na mag-isip ha? Ng ano ng mga isasagot kagad. Kaya nga sabi ko sa iyo, makukuha ka niya. Kahit basta ginusto niya na ikaw biktimahin ko, mabibiktima ka. Sa totoo lang. Lalo na kapag ka lonely ka or kaya yung broken-hearted ka bagong hiwalay ka. Yung mga matatandang diba? Ano, talagang maaano ka eh. Mahilig pa yan magano yung magtutula English. Tutula ang kanya, no? Ang galing-galing niya mag-English. Grabe, sobrang astig talaga. Pero... Pag hinanap mo nasaan yung ano na yun, wala naman palang ganun. Hayop. Nasa Google yung iba. No. Ang daming bago dito sa aking channel. Shoutout sa inyo, ha? Hindi ko na kayo iisa-isain. O, huwag nyo makakalimutan. Mag-subscribe, tsaka mag-like, mag-share. Anyway. Hayop ka talaga, hindi pa rin nyo pala natigilan, eh, no? Na, ano? Kasi natigil kami nga dyan, eh. Sa, ano? Sa, hello? Natigil nga kami diyan sa ano sa issue nga ni Kulaong kasi nga mula nung 'di ba tumiwalag yung 14 vloggers noon 'di ba na talagang matitindi bumanat yun eh sabi ko tama na okay na yan eh sila na lang ang maglaban-laban tapos na mission natin di kanya-kanya na tayo uli ng ano ng mga content hanap tayo ng iba na pwede na mga labanan. Kaya yun, hinayaan na namin kayo hanggang sa nawala na kami sa sirkulasyon. Hindi na namin alam na wala na pala kayo, ikaw wala ka na, wala na si Alparoto, wala na yung iba dyan, na mga bago na pala yung nandiyan, di ba? Hindi ko na kilala yung mga nandoon sa ano eh, yung mga nagla-live, hindi ko kilala. Nandito na rin si ano ha, Roberto Official, di ba kasama yan sa 14 Vloggers? Oo nga, si Roberto. Si Byron, kasama yan. Si Ninang Lili Tunini. Hindi kasama yan, supporter lang yan ni Kulaong. Kaso grabe na rin yan bumanat ngayon. Sabi nga nila, lalo na sila Tatay Nasukir pagka nakausap mo, Boss M. Grabe, talagang yung... Mas matindi yung balik talaga. Mas matindi yung balik talaga yama. Eh, Kulaong. Oo. Ah, talaga? Di ba si Nasukir eh? Talagang matinding ang ano, supporter ni Kulaong? Talaga. Wala na. Oh, nandiyan na rin si Paul Villanueva, oh. Pambira. At least, ako natutuwa ako kasi talaga namang yung, para sa akin ha, yung pinaghirapan namin noon na, alam mo yun, hindi naman ako vlogger, alam mo naman yamay. Di ba? Hindi talaga ako vlogger. Kaya lang parang hindi ko lang din natiis yung sarili ko. Ang daming naniniwala dito. Kilala namin to. Kilala namin eh. Diba? Siyempre, kapatid ng ano. Oo, di ba? Kilala namin to. Sabi ko, boring ah. Sabi ko, ano kaya? Mag-ano lang, mag-vlog, mag-ganyan-ganyan. Paano ba mag-vlog? Hindi ako marunong, no? Kaya, alam mo yun, nung panahon na yun, talagang
kahit hindi ako palaaway, naging palaaway ako. Talagang maiiba ka talaga ng linye. Makakalimutan mo, tang ina, negosyante nga pala ako. Meron akong pangalan, meron akong ano, mawawala talaga yun eh. Kasi talagang ano eh, labasan talaga ng katotohanan eh. Pero matinding dyan siya, matinding ginawa dito si Manong David. Ay, isa din yung tatay. O si Ninong David, tumawag din sa akin yan kahapon. Sabi niya, eto na nangyayari. Ano yung Ninong? Di ko pa alam, mandali lang. I-confirm ko pa. So nakita ko na nga yung mga post, nakita ko na yung mga video. Ah, oo nga, nakalabas na. Diba? Anyway, sabi ko nga, ngayon, ang gagawin talaga niya, mananahimik lang yan. Hindi yan magsasagot sa atin. Kahit ano sabihin natin, ang sasagot lang dyan, yung mga tatanga-tangang vlogger din. Diba? Eh kasi di naman tayo pumapansin sa mga ano eh, sa mga langaw at ipis eh. Oo, tapos na tayo doon. So, hindi na natin yung pakikinggan yung mga sasabihin nila. Ang hihintay natin, bilang tayo naman talaga yung mga konektado sa kanya noon. Kayo. Mm. At kami naman yung talagang mga numero unong buhabati ko sa kanya. Tingin ko wala na yun eh. Wala na sasabihin niya, kundi alam mo yung paawa effect na lang na pinapatawad. Hindi, ang salita niya ngayon, di ba? Dear, ano yung sinasabi niya? Pinapatawad ko na lahat. Sige, tuloy mo. Pinapatawad niya na daw lahat yung mga nagkasala sa kanya. Ito nga ang tigas ng pagmumukha ni Kulaong eh, no? Pinatatawad niya. Samantalang, hindi ba siya humingi ng tawad sa mga biniktima niya? Ito ang matigas sa mukha nito eh, no? Ang atin lang, pinaglalaman natin, yung mga nabiktima niya. Pinatatawad daw niya tayo. Ano bang kasalanan niya sa amin? Diba? Doon tigas sa ng mukha, diba? Oo, tibay ng pagmumukha niya, matibay talaga. DJ Barbara, siya pa taloy talaga, ano, siya pa yung ano, santo dito. Kasi siya rin nagpapatawad, siya rin inaapi, siya rin nagpapatawad. Samantalang, ang katotohanan, yung mga biniktima niya. Kaya nga, tayo sinasuportahan natin yung mga biniktima niya. Diba? Ayun, so, mali, yung, dami pa. Mali yung way ng pagpapatawad. Humingi ka ng tawad sa mga nabiktima mo at aminin mo na yung mga ginawa mong kasalanan. Yun, baka sakaling patawarin ka ng mga nabiktima mo. Ng biktima. Ito nga ngayon yung mga pinapakita niya. May mga nagsesend kasi sa akin ng mga video. Pinapakita niya yung bisita niya na yung mga anak niya na feeling mabuting ama, ganyan. Na, alam mo yon. So, yung image niya, gusto niyang ipakita sa taong bayan na isa akong mabuting ama, mabuti kong tao. Ganun eh, kasi kulang eh. Wala, hindi mo mararamdaman na, ay, sobrang mahal niya yung anak niya, parang ano lang eh, di ba? Parang dumaan lang, yung maka pumalik, ganun lang. Pakitang tao lang. Yun, tamang words. Halatang-halatang pakitang tao lang. Di ba? Halatang-halata. Oh, shoutout ni Nang Lili Tonini. Pambira. DJ Beron, akit ka ba? Anyway, kasi kahit ang nanay niya, hindi niya nga binastos na nga niya eh. Okay? Nanay na niya. Panginoon, babi niya nga murahin yun eh. Pero sinabihan siya, hawak ko. Hawak ko. Bigla siya tumigil eh. Puta. Nasa nanay niya pala ang katotohanan eh. Marunong din matakot. Eh, ayan. Andito na si DJ Byron. Pasok! Brother! Shout out! Bumati ka muna sa mga nanonood. Pinabati ko lahat ng supporter ni FLM. Bumati ka muna. Beb, babalik ka ba doon? Andito ako eh. Babalik ka doon? Magbablogger ka ulit niya? Hindi na ako. Pwede ako magbigti na 10 beses. Magbibigti ako 10 beses. Di lang makabalik doon. Kago. Teka muna. Teka lang. Baka mamaya may ano ha. Magpagawa uli ng kanta. Nasa si JC De La Cruz. Bro Mike, malapit na 2025. Alam mo na. Alam mo niya. Kaya, oo nga. Tatakbo ulit yan. Malamang. Nang ano? Senador ulit yan. Yayari na siya ng mga vlogger niya. Hindi na siya makakaporma ngayon. Oh, eh,
wala naman na natirang vlogger na matindi sa kanya eh, di ba? Meron ba pa vlogger siya na matindi? Baka si dalawa yata. Sino? Sino vlogger? Asong lupit. Diba? Aso ba yun? Si Limor? Aso yun eh. Hindi si Limor, wala ano yun. Wala. Wala. Pinagsayaw lang yan. Yes, Mami Mel, nakalabas na po. Paano magiging vlogger yun? Eh, kapastusan, di ba? Nakikita, ini-in-public talaga yung kapastusan niya. So, wala na. Wala na ng dignidad. Siya paniwalaan. Wala eh. Wala. Saka masarap pang ano, kasi hawak mo ang katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Brother DJ Byron, ano, kumusta dyan sa LA? Oy, nakita kami ni ano nga pala, ni bro, ano, bro Byron dyan sa LA. Oo, oh, di ba? Ayun nga eh, nag-meet ako kasi sasakay ang train. Ah, sasakay ka train? Oh, mag-iingat ka. Mamilon, Kyle. Kikulaong din tong train na sasakyan ko. Gago! Gagi! Di ba ganun na ganun kayo nun? Lahat na lakan niya? Lahat na lakan niya? Si Maring Ice Freedom USA, ito pong anuhan na to, itong ubasan na to, dito po yan sa idol ko, sa kanya po to, ganito, ganyan, ganyan. Tag-inag yan, napagalitan ang asawa, umalis eh. Nagkaroon ng winery sa Napa eh, no? Oo. Hinayupak na yun. Pati yung bar sa Japan, di ba, kung ano-ano. Uy, ikaw meron ka rin pinakita sa may Sambales, sa may Clark. Lahat! Lahat yun, boss Mike, ano ka ba? Lahat yun. Di ba? Sabi niya, Oyama, pupunta kayo dun sa patahian natin, ha? Kailangan bumili kayo ng 400 na makina. Palitan niyo yan. Tapos kumuha ka ng 400 na tao na magtatrabaho doon. Ako naman si Gago. Ano, nanawagan po ako sa lahat ng mga marunong pong manahe. Kailangan po namin ng 400 na tao para dito sa Pampanga. Dinanando na kami. Sabi ni Sister Aliza sa akin, sis, saan tayo kukuha ng pera pambili ng mga makina? Eh, wala naman tayong anda. Eme-eme, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi ko alam. Basta, ano na daw natin? Tignan na natin kung ano yung papalitan dito. Eh, sakto, nagkainan kami. Kapampangan yung, ano, yung may-ari. Sabi ko dun sa matanda, yung ninang niya. Sabi ko, naku, buti naman po sa inyo pinagkatiwala ni boss tong ano niya, negosyo niya dito sa Pampanga. Napakaswerte niyo po. Sabi niya, hay! Ali! Sabi niya, hindi ah! Akin to! Nakikitulog lang siya dito. Diyan lang siya natutulog, oh. Ang daddy at ako lang ang may-ari nito. Ganyan, ganyan, ganyan. Tangina, hindi naman pala sa kanya. Nandito naman kami sa may, ano, Pampanga yun, ah. Subic naman. Subic, sabi niya, sa kanya daw yung doon sa may blessed subdivision, yung katabi nun, yung ano, ang nickname niya naman doon, Boss Goryo. Pero imo, nagpunta kami doon, tinanong ko yung gwardiya. Sabi niya, wag na wag kayong magsasabi ng pangalang FLM, ha, dahil kilala ko dyan sa lugar na yan, Boss Goryo. Di Boss Goryo, ito po yung pag-aari ni Boss Goryo. Di patay na yung live ko. Kinausap ko yung gwardiya, sabi ko, buti, nakakaya mong bantayan to, laki-laki nito, ilang ektarya to, ah. Kay, ano, kay Boss FLM to. Sabi niya, sino FLM? Sabi ko, si Francis Leo Marcos. Sabi niya, ay, hindi po, ah. Tangina, tinawag ka agad ng gwardiya. Hindi ko alam kung sino yung tinawagan. May niradyoan siya, nung pagkaradyo. Tinawagan ako ni Boss. Sabi niya, putang ina mo, napakadaldal mo talaga. Di ba sinabi ko sa'yo, Boss Goryo, ang pangalan ko dyan? Yun pala, ibang tao pa, panggap na. Tapos, doon naman, King, saan yon yung ano yung may mayor? Sa may norte din. Hindi, no, sa may norte naman, may resort daw siya. Doon kami nag-humanitarian. Peña Blanca. Sabi niya, ayan, Yaman, nakikita mo yung building dyan na ginagawa? Atin yan. Pera ko ang ano dyan, ganyan-ganyan. O di live siya, sabi niya, o mag-live ka, sabi mo, resort ko yan, ganyan-ganyan. Sabi ko, oh ito mga basher, tignan nyo, may resort yung boss ko, kayo, meron kayong ganyan. Puta, nung buti na lang, nakauwi na kami ng Manila, sa Peña Blanca yun, tumawag yung mayor, galit na galit daw sa akin, putangin na ng, ano, ng sekretarya mo, inano, binlag niya to, sa iyo daw to, ganyan-ganyan. Eh, hindi ko,
Sabi ko, boss, inutos mo lang naman sa akin yan. Sabi niya, pabayaan mo na, hayaan mo na yan. Ganun lang talaga yun. Tama lang loob lang kasi wala ako, hindi ako nakita yun. Diba? Lahat ng sabihin niya sa akin, sinusunod ko. Tapos ang ending, iiwanan mo ako sa ere. Ako na ang may ano. Isang talang hindi ko naman sasabihin na ibablog to na pag-aari to ng boss ko kung di mo ko inutusan. Hayop na yan. Eh, biroy mo sa Japan, brother. Ano, yummy ha, Boss Alpha. Yung Shibuya. Shibuya crossing. Pero, ano din siya dun eh? Kay, ano, kay Mayu, na kanya daw yun. Kanila daw yun. Okay. Ang dami niya ang pag-aari. Oh, yan ba meron pa, may kulang pa. May kulang pa, may kulang pa. Baka nakakalimutan niya, inangkin niya rin yung angat. Oo! Oh, pinicturean pa namin yun. Pinapapasok na kapuwi sa loob ng Angat Dam, ha? Ay, Magat Dam! Ano, Magat? Oh, Magat Dam, Angat. Magat Dam! Magat Dam! Pinutahan namin yun! Pangalan niya doon. Sabi niya, oh, hanggang dyan, akin yan. Sige, pasukin niyo yan. Eh, may nakasulat doon na no trespassing. Merong mga ano, high voltage, mga eme-eme. Buta pinipilit na kami pumasok. Hindi kami pumasok nila tatay doon kasi nga nakakatakot. Wala kaming kasamang security. Puta, papasok kami doon. Eh, kung rat-rating kami doon. Para Mike, naniwala pa rin kayo. Mike, ilang beses Mike. Na niloloko, naniniwala pa rin kayo. Ito pa. Kasi hindi kasi pinapupunta talaga kami. Pinapupunta ginto, kami. Yung ginto sa ilalim ng Cordillera, nabunta si Sierra Madre, andun daw yung kanyang kayamana. Ay, sabi ko nga sa inyo yung microchip na magbubukas ng ano eh, ng bolt ng mga kayamanan ng mga Marcos nasa ilong daw niya nakabaon. Pero yan sa dami niyang sinabi ng mga kayamanan niya, lahat ng mga property, lahat yan, puro ano. Pero mas malaki nakuha niyang pera din sa mga tao dahil sa Japan pa lang, sa 8 million yen. Uy, grabe ah. Malaki yon. Malaki ah. Kasi ano dito ba eh, ipambabayad daw sa abogado. Kasi nung malita ko, lalabas yata ng December 2021. So, nag-ambaga ng mga tao talaga dyan. 8 million yen. Yan ay isa pangunguna ni Chris Mangobat. Kaya nga umuwi si, di ba Boss Yami, umuwi si Chris, wala si Yami. Umuwi si Chris Mangobat dahil mag-o-open ng China Bank. Kaya sa blazing ano eh. Kaya umuwi yan. So yung 8 million yen na yan. Oh, maraming nakuha pera yan. Ba't din niya sinala yung ngipin niya gawa sa diamond? Saka ito pa Boss Mike. Ang pinakamatindi rito. Nagalit si Attorney Johnny. Johnny. Oh, si Attorney. Lagi kong kausap nung nagalit. Dahil yung 10 million na iniipon nila, ibibigay daw kay Attorney Johnny at yun ang pinasasabag sa mga OFW. Kaya nung nag-usap kami, kinonfirm ko kay Attorney Johnny, napamura talaga. Napakalutong na mura pala ni Attorney Johnny. Sa wala na rin. Halit-lit na babae, pero pag nagmura talagang yung parang bang popcorn malutong. Oh, eh, syempre, abogado yun eh, di ba? Biro mo, sabi niya, kilala ko sinungaling dito. Kilala ko. Sabi ko, si Don Batar lang ba yun? Hindi. Oh. Dahil nga, yung pera kasi na yan, ipinasok nila. Hindi namin alam kung saan napunta. Basta't ang pagkakalam, yun ay nakuha ng sa taga-Japan. 8 million yen. Grabe. Bukod pa sa Europe. Yeah. Na merong 1.4 million dito sa parte ng Europe. Meron iba pa sa Amerika, iba pa sa ano. So, talagang excited kasi yung mga panahon na yun na lalabas na si Kulaong noong mga December, bago mag-Pasko. So, yun yung... Si Yama, alam niya yan. Doon na talaga ako. Alam niya hindi na ako sinasama sa mga pera, sa mga transaction. Doon talaga ako bumitaw. Sabi ko, tragisto, pera na to. Nagalit na si Attorney Johnny. Yun lang, doon na nagkaroon ng sapat na, na bumitaw. Kasi nga, yun yung pagkakabanggitan ni Attorney Johnny. Hindi na tama. Pero hindi niya pwede sabihin yun. Kasi client niya si, si Kulaong eh. Kaya ayaw niya magsalita. Boss Alma. Client, yes. Nakamagkano ka naman sa kanya?
Naku, malaki yan. Pag na natin, alam mo ba, nung nasa NBI kami, yan ang unang-unang tumulong sa akin. Yan yung bumili ako ng mga kama, nahihigaan namin doon. 50,000 kagad ang pinadala niya. 50 yun, di ba? Dear, huwag ka na mahiya. Huwag ka na mahiya. 50 ba yun? 50? Oo, 50. Ganun siya katanga. Sabi niya, yung boss mo talaga, Marco, sabi ko, oo, kasi ang kwento niya sa akin, tinago siya eh. Yung siya yung anak na itinago kasi signatory siya, nasa kanya lahat ng ano, ganyan, ganyan. Sabi niya, eh, bakit hindi siya makapagal? Eh, naka-freeze daw kasi lahat ng mga ano account niya, hindi siya pwedeng magganito, magganyan, ganyan, ganyan eh. Sabi niya, ah, ganun ba? So, ano kailangan niyo ngayon? Eh, kailangan ko bumili ng kama namin kasi wala kaming higaan eh. Sabi niya, oh, sige, papadala ko ng pera. Hindi. Hindi kasi ang sa isip kasi namin noon eh legit na totoong makatulong kasi ang bawat Pilipino naman din pag nagtulong talaga. Oo, doon talaga sinundot ang puso ng sambayan talaga. Nasundot talaga. Yun yung talagang yung naging way talaga na para ipagtanggol namin si Kulaong noong time na 'yon. Nawala na sa amin yung pagsisiyasat, nawala na sa amin yung pagtatanong sino ba 'tong tao. Nawala eh. Ang focus kami, kailangan mailabas namin to. Kailangan. Ganito. Ipaglaban natin to. Putang ina, kalabanin natin ng NBI. Magalit tayo. Di ba pinumura mo si Vic Lorenzo? Putang ina mo, Victor Lorenzo, ayos ka. Hindi ba, hindi, mas matindi doon. Tinatawa ako siya. Putang ina, sabi sa akin, putang ina. Dis oras ng gabi, natutulog ako. Ganun, ganun talaga. Hindi, uto-uto. Mame Teresita, huwag po tayo magmalinis. Lahat po tayo uto-uto at napaniwala talaga. Kasi sobrang galing niya talaga. Sabi ko, talagang, hindi ko naman, sabi ko naman yung Yami, hindi ko naman kayo sinisisi. Kayo, na, naiintindihan ko sa itong tao na to kasi nga, maging si ano eh. Si Chief Justice Puno, nadali niya eh, kayo pa kaya. Mm. 'Di ba? Galing. Magaling. Magaling talaga 'yan. Mm. Galing, magaling. Panatero to ano eh. Subukan mo, Boss Mike, subukan mo na mag-aya siya. O sige, lahat ng may ano sa akin, lahat ng mga basher ko, lahat ng mga anti, harapin niyo ako, harap-harapan. Putang ina, mauuna pa ako. 3 hours before the meeting, nandun na ako, asahan mo 'yan. Mag-ano siya? Alam mo, meron kayong hindi ano alam. Alam mo bang matatakot yan? Nerbiyoso yan. Uy, paano mo nalaman? Okay, uy, paano? Ako ba? Pwede ko palang bulagay. Alam mo ba? Pwede ko palang bulagayin yan, ha? Nerbiyoso ka. Oh, diba? Nangangatong siyang ganon. Oo, ganyan yan. Ganyan siya, oh, yung paa niya, nagaganyan. Anong mo sa kanya kung ilang beses siyang nakatanggap ng bobombahin yung sasakyan niya, may bomba yung sasakyan niya. Mm-hmm. Sa akin, nakita ko lang siya naninerbios nung may umakyat doon na naka-uniforme, tapos may kalaban siya noon, tapos tinatanong siya na gusto mo ba iano ko na to? Sabi niya, ay hindi, wag, ayokong makaano, ganyan, ganyan. Alam mo yung, putang ina, ako nga, ordinaryo lang, pag nakakakita ako ng barila, napatayan, talaga nakatitig pa ako eh. Ikaw, big boss na, kumbaga, dapat mas malawak na yung kaalaman mo sa ganyan. Siya, ayoko ng ganun, ayoko ng ano, eh. Talagang ano siya, yung ngatog ang puta. Ang ngatog yan. Hanggang ano lang yan, hanggang bunga nga lang, pero pagka... Ibig sabihin eh, malating baklalang pala. Hindi pala tutunay na lang eh. Ano siya talaga, yun, yung nerbiyoso. Promise. Pagka yung totohanan na, eh tangin na, wala nga pasalamat sa akin yan eh. Kung tutuusin nung napunta ang NBI, kanino bang connection si Sister Johnny? Kaibigan ko yan eh. Diba? Dito yan eh, akin yan eh. Nagkataon nung pinakilala ko siya, eh sakto naman, in another NBI, hayop na yan. O di mukha na siyang social, diba? Pero kung tutuos niyo, walang mga ano, walang abogado na titindig sa kanya na ora mismo pupunta sa kanya doon. Diba?
Yan daming ano, talagang sumang-ayon ng pagkakataon para magmukha talaga siyang trilyonaryo. Ending, ganyan. Kaya alam mo talaga, ano, pagka pinapanood ko yung mga nangyayari, ganun, tuntua talaga ako, ang galing talaga ni Mahusi, no? Pero galing, alam mo yun, galing. From panadero to naging ano, con artist, tapos yung mga biniktima, hindi basta-bastang tao, ha? Tapos, ngayon, hindi lang yung ano, hindi lang yung isa kundi buong Pilipinas yung ano, nabudol niya. Pambira. Pati yung mga ano, OFW nating mga kababayan, nadali niya. Pambira. Hindi kon artist yan, psychopathic artist yan. Psycho pala eh, no. Nadyan tama si pag-uusap niya. Hindi, ano talaga yan, eto, may kwento pa ako. Alam nyo yan. Alam mo naman yun, di ba? Sa bahay, si Kulaong, hindi natutulog ng ano yan, tamang oras. Ang ginagawa niyan, nanonood ng mga ano yan, ng mga palabas na mga ganyan, yung paano mang scam, paano yung mga ganon, paano yung pambubudol, pinapanood niya. Alam mo yun, parang ang galing niya na pag napanood niya, pwede niya nang gayahin agad. Ang galing yan. Ganong katindi utak niya. Matalino naman eh. Mabilis makapick up talaga. Kaso nga lang, ginagamit niya sa kasamaan. Ngayon, para hindi masyadong lumutang yung kasamaan, gagawa siya ng humanitarian ng mga pagtulong sa kapwa para bumango sa mata ng mga mahina ang paniniwala. Mabilis ma-hook sa mga ganyan. Kasi tayo mga Pilipino, pusong mamon tayo eh. May makita tayo dyan na tumulong, nag-video, nag-ganyan. Hindi natin alam na panginan to, panggap lang pala to. Yung pala eh, isang drug addict pala tong hype to. Ako nga, nagulat ako na merong mga issue-issue about drugs eh. Diba? Hindi ako makapaniwala na may ganun. Pero yung manasa na si Boss B ngayon, wala na. Bakit? Siyempre, hahayaan ba yan ng mga taong nakapalibot sa kanya na pumasok sa loob? Hindi. Siya lang naman ang hinayaan ni. Eh, eto pa. Eto pa. Alam mo si Kulaong, ano yan? Yung pagsusugal sa kanya, ano na yan eh, normal na normal na lang. Yung parang pag nakahawak ng pera yan, hindi mapakali yan na hindi pupunta ng kasino. Mm. Ganun yan. Ano talaga siya sa sugal? Talamak talaga pagsusugal niyan. Mm. Kaya alam mo naman sa kasino, 'di ba? Samot sari, maraming adik sa sugal eh. Makapagsugal lang 'yang mga 'yan kahit na ano gawin niyan, gagawin niyan. Maaring doon 'yan na ano eh na tawag diyan, naging na-trigger 'yung pambubudol niya, kailangan niya mambudol para may pangsugal. Ganon. Mm. Tanong ni Mami Lilito nini. Yama, kung kukunin ka sa kubo nila, balik ka ba? Hindi na po, ma. Ano na ako, matapos na po ako. Tapos na yung kwento ko doon. Tsaka ayoko nang mag... kung magkakaroon man ako ng panibagong boss, hindi na yung katulad niya na tangina, puro kahihiyan. Diba? Feeling mo, sikat ka? Sikat ka sa katarantaduan, sa pang-scam. Ang hirap po malinis kapag ka ikaw ay nasangkot sa ganyang klase ng ano, ng mga tao na magaling. Yes, Mami Lilito Nini, negative na po ako dyan. Hindi naman po ako nagugutom eh. Ngayon nga, wala akong trabaho, nasa loob lang ako ng bahay eh, diba? Nakakakain pa rin ako 8 beses sa loob ng isang araw. So, para saan pa na bumalik ako dyan para merong mga supporters? Kilala ka buong mundo? Hindi na. Hindi po ako ano, hindi ako greedy. Meron, pagkain lang ang nagpapaligaya sa akin. Hindi po yung mga, ayoko na ng ganyan na maano pa ako, ma-associate pa ako sa ganyang klase ng lakaran. Kasi ang pangit po na kapag kayan, sumabog. Kasi ngayon, wala pang nag-aano sa kanila eh. Wala pa talaga yung nakatutok para pag-aralan, tignan yung mga ginagawa nila. Kaya malakas pa ang loob nila na ano kami, ganito kami, may grupo kami, FFCI kami, ganito, ganyan. Yung sec ano na eh, di ba? Sa FFCI? Hindi ko alam eh. Wala na akong, ano eh. Yung pa rin, going strong pa rin sila.
Ah. Oh. Ganun pa rin. Ano pa rin sila? Eh, alam niyo po ba, dyan sa sect na yan, yung nangyari na yan, ang kami, ako, hindi ako, dahil nasama ako doon sa mga tao na nalagay sa sec, hindi ako makapag ano, ang bank account ko, hindi ako makapagbukas kasi nga meron ako record eh. Hanggang ngayon eh, hindi pa rin nila inaayos yung ano namin eh. Sa may ano, SEC? Oh, sa SEC. Oh. Wala, hindi pa rin na ano, hanggang ngayon nandoon pa rin. May tanong ako, incorporators ka ba sa SEC? Hindi, tao ako ni hindi. Tao ako ni ano sino ni Mahusin. Sino incorporators? Lahat ng pamilya ni Tatay Dong. Ah, sila-sila lang din. Sila-sila lang. Si sino yung Dong Batalan? Ano naman ang papel nun? Kasi late ko na lang narinig yun. Ano siya? Matagal na siyang... Ayun, si ano... Dear, ikaw magkwento. Late ko na lang narinig yun. Ngayon na lang. Actually, si... Late lang yung pumasok. Actually, yan yung taga-ayos ni Kulaong na mga business na gagawin sana yung mga papel. Siya yung tagalakad lahat. Ah, yan. So, yan yung gawa niya. Kaya lang, oo. Hanggang sa, nung, yan na rin yata yung pumalit kay Yaman nung time na, yan yung ano eh, taga, siya yung pumupunta rin sa kulungan ni Kulaong nung time na yan. Siya yung matyagang na nagbumibisita, matyagang utos-utosan ni Kulaong. Lahat ng iutos, sinusunod dyan. Yung ikaw nga runner. Parang Yama din, ha? Parang Yama din. Parang ikaw runner, din, ha? Hindi, malayo yung kaibahan namin. Kasi siya hindi niya kayang banggain yung mga binangga namin nila Alpa noon, eh. Siya ang binabangga niya mga supporters. Parehas din yan, amo niya. Meron niyang psychopathic din yung utak niya. Dahil yan, tinatawag niya si San Pedro. Oh, ang banatan namin sa SOCMED, pero idadamay niya, sabi niya si San Pedro. Inilibing niya nga yan eh. Nung pagkalibing niya ng boy sa online, nagsuot ng barong ang gago. Kakatarantaduhan, nagsuot ng barong at hindi pa doon siya. Gago talaga. Ano, meron pa kayong ano, meron pa kayong ano Ben, dasal-dasal noon na... Tangina si Alpa rin nagpakulo noon eh. Magpadasal tayo para makalabas na remote 24 hours kami. Dalawang araw kami na dilat. Nagdadasal buong mundo. Baliktaran. Alam mo, pagkino talaga. Ang dami sobra naming na experience dyan na hindi mababayaran ng kahit anong halaga. Diba? Ng pera. Nieta. Lahat ng katarantaduhan. Natutunan namin dyan. Talaga sinuportahan namin. Kasi yun yung paniniwala namin na totoong mabuti siya at biktima siya. Oh, yung pala, siya pala yung, marami na biktima. At isa na rin kami doon. Saka yung 4.5 million ng katao nila. Halos kami ang gumapag sa tao. Halos lahat kami. Kayo! Kayo lahat. Kami lahat, oo. Kami ang gumawa. Ako pa nga nag-facilitate ng mga gagawin. Nag-humanitarian. Alam naman ni Bashami, pinagpatuloy kay humanitarian. Pumunta kami sa bundok, pumunta kami ng Cebu, pumunta... Ang bit-bit namin pangalan, si Kulaong. Ano yung pinamatindi? Oo. Wala pang eleksyon, kinakandidato ko na. Putang ina, ang dami natin katangahan, sobra! Kutang-kuta tayo! Putik! Grabe, ah, nagawa niyo yun, ano? Grabe! What? Yun na eh, nagawa namin yun sa maling tao. Paano pa kaya kung totoong tao at mabuting tao talaga yung pinaglalaban? Makmak, umakyat ka dito. Ito na si Makmak. Oo nga, ito nga, itong matindi siya. Kung hindi lang masamang mag-place ng 1 million sa ulo nito eh, bibigyan ka ng 1 million sa ulo nito. Babatukan lang, no? Kaltukan mo lang to, hayop na to. Ano? Iba talaga yung karisma niya sa pagpapaniwala ng tao. Iba talaga. Patunayan ko yun eh. Eh, doon nga lang sa kaibigan ko eh. Biroy mo, ano eh, sabi ng kaibigan ko, kala ko makakaisa ako eh. Yung pala ako maiisahan. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Eto na. Pumunta sa kaibigan ko. Ha? Sabi nung kaibigan, pahingin naman ng pamasko.
Ay, hindi. Siya nag-open. Oh, bibigyan ka ng pamas ko. Magkano gusto mo? Ayan, di ba? Oh, kahit magkano lang. Kahit nga, ano, kahit nga 2,000 lang, okay na eh. Gagawin ko 5,000. Ah, gagawin niya 5,000, ha? Ah. Oh, wait lang, gagawin ko 5,000. Ah, papalis na. Oh, teka muna, pamas ko. Ay, ganun, pamas ko. Andali nga, kukunin ko sa kotse yung cheque. Puta. Alam mo, ginawa, nag-issue ng 10,000. Pengin 5,000, yung ano, palit mo na lang yan. Wala akong cash, wala akong panggasolina eh. Oh, ito yung cheque, 10,000. Putek, tumalbog yung cheque. Sa bolibo, tumalbog. Ang lupit, di ba? Pero diba, akala niyo makakalimalibo siya, siya pala yung nalimalibuan. Dahil yung cheque, tumalbog. Tumalbog pa yung cheque, abunado pa. Ang galing nga, ang galing. Magaling talaga siya. Eh, magaling ang utak. Magaling niya, parang, minsan maiisip mo, paano niya naiisip eh. Di ba? Minsan, hindi mo ma... Paano niya nagawa yun? Paano niya naisip na gawin yun? Na pagsalansanin lahat? Yan yung mga tao na ano eh, magaling man lamang. Yung magulang ka na, ginugulangan ka pa. Ah, eh, sa'yo galing yan ah. Talaga? Oo. Hindi, yan yung mga tao na magulang na, gugulangan pa nila yung ginugulangan nila. Alam mo yun? Meron talagang mga tao na ganyan. Kaso nga lang, syempre, kung ikaw ay isang ordinaryong tao, mahihiya ka eh sa kung ano yung kahihinatnan. Pero dahil siya, matibay ang dibdib niya, sanay siya sa ganyan. Kumbaga na masteral niya na eh. Diba? Simulat sa pool. Kasi hindi naman lalakas ang loob mo na, kunyari, ikaw magnanakaw ka sa loob ng bahay na hindi mo alam kung paano yung pasikot-sikot, na hindi mo napag-aralan, napag-aralan mo na yan eh. Kumbaga, nagkaroon ka ng pagkakamali, ng failure, pero dahil nalaman mo kung saan dapat mag-ingat, doon, nakukuha mo na, ay, dapat pala dito tayo maging ano. O kung meron sasabihin na ganito, kailangan ganito kagad yung sagot para ma-block yung utak niya. Diba? Kaya, pinag-aralan niya talaga yung kilo, salita, na kung sino, yung ano niya, utak sugarol eh. Diba? Oh, yun na nga eh. Dahil sa pagsusugal, na natuto ng ganyan eh. Ay nako. Kumbaga, lahat ng nakikita niya, lahat ng nakakausap niya, feeling niya, lahat, tang ina, laro tayo, chess tayo. Diba? Checkmate kita, te. Sabi nga ni Herlin Budol, oh, kain kita. Kain kita. Oh, eh, nakain niya. Dami niya nakain. Oo. Ngayon ko lang nalalaman na talaga palang marami talaga nagbigay ng pera. Hindi ko alam yan. Marami talaga nagbigay ng pera bukod dun sa mga palipalipad na mga OFW nating mga kababayan. Grabe. Pati pala ito sa Alpha. Dinali rin. No comment. Ano ka ba? Hindi lang pera na ibigay ni Alpha. Puta, mga mamahaling mga branded na gamit. Meron pa nga yan yung meron pa yan yung huli, yung ano yung gitara na nagkakahalaga ng 200,000. Buti na lang, hindi niya napadala sa BJMP, kundi pagyayabang niya lang dun, ireregalo niya lang yun dun. Ah, ireregalo niya sa mayor. Protection, ha? Protection. Ako nandito na rin si Makmak, sabi niya ano. Yan, no. Hindi makakit si Makmak, mahina daw Wi-Fi. Anyway, mga boss. Ngayon, sabi ko nga, alam mo kahit ano sabihin nyo dyan, hindi na yan babawi, hindi yan gaganti, hindi niya magagawa. Hindi, ayos lang, kahit gumanti siya, tangin na naman, dati kami magkakasama eh, di ba? Wala problema. Ready ka na. Oo naman, siya nga inaantay ko eh. Oo, ayos. Siya kita mo, di ko pinapatulan yung mga chowariwap niya sa gilid-gilid niya. Hindi, kasi kami yung ano eh, kami yung direct eh, di ba? Mas masarap kapag kakaharap mo yung kalaban mo kaysa yung wala siya, buka ka ng, kumbaga, walwal ka ng walwal, binabasag mo siya, samantalang siya, hindi siya makapagsalita. Ngayon, di kong gusto niya na magkaano ang kami, go push, kahit taraparapan pa. Balot, nervyoso yan eh. Sa totoo lang, sobrang nervyoso niya. Sabi ko nga, walang, ewan ko ba bakit sa salita
talagang feeling mo strong eh. Feeling mong kayang-kaya niya lahat eh. Oh, feeling pero pag strong. Ay nako eh. Parang na meron pa, ano, eh. May issue pa yan dun sa ano eh, sa mga gambling lord dyan sa South. Ewan ko, kung alam mo yun, yung ewan ko kung na-i-content ko yun. Kasi yun, tagal na eh. So, dami ko nakakalimutan ko rin yung mga ano eh, mga ginagawa kong iba. Alam mo yung ano, yung nadali niya rin, yung mga ano, pero muntik yung mamatay doon. Talagang papatayan. Mm-hmm. Kundi, meron lang sumalo. Kundi, wala na yan. Hindi, ang nakakaloka, yung si Doktora Grace niya. Kasi, nag-ano kami, medical mission. Naghanap ngayon si ng ano, asan yung mga ID nyo, ganyan-ganyan. Nagwa-warla na kasi may sumita sa amin. Walang maipakita na ID. Yung pala, pinatawag namin na doktora-doktora, hindi naman pala nakapasa. Hindi pa pala kumukuha na ano. Pero yung ibang kasama, yung dalawa, yung isa namatay na yun eh, yung totoong doktor eh. Meron talagang ID. Pero yung pinopront niya lagi na ano, wala. Wala. Diba? Ang dami, sobra. Kaya nga talagang sabwat-sabwatan talaga. Diba? Sabwat-sabwatan talaga. Ang dami niyang ano, yung, ay, diba? Ay, Boss Mike, naalala mo? Naalala mo yung may tama siya ng barel? Diba, hinahanap? Nasaan yung tama ng barel niya sa ano? Eh, wala naman eh. Nung nakita namin, nandito, iba-iba yung tama niya, benda niya. Sabi ko nga, diba, yun, alam mo na kwento doon. Ewan ko kung nagawan ko ng content yun. Yung pera na, ewan ko kung anong transaksyon yun. Na may nahiraman siya. Oo. Hindi, parang ipabayad yata yun sa isang transaksyon. Ngayon, ibinigay sa kanya yung pera, ang ginawa niya, dumaan sa Angeles, nagsugal sa kasino. Tapos? Naubos. No. Ngayon, hindi niya alam kung paano i-explain ngayon doon sa mayor yung pera na bakit wala na, bakit hindi umabot doon sa pagbibigyan. Mm. Ang ginawa niya, nakaisip siya ng paraan, yun nga, nagpadyaryo pa. Nagpadyaryo pa. Kasi maraming ano yung bayaran na mga nasa ano eh, tabloid eh, na mga tropa eh. Oh, siyempre, pagka na-tabloid na, nakita na, ano pa nga na ba iisipin ni Mayor? Pero bandang huli, na-discovery rin ni Mayor na peke yung ambus. Oh, hindi, tsaka yung pamangan ng baril. Dito, kaliwa, kanan, tapos, hi. Oh, kaya nga, alam mo kung saan, sinod ko sa NLEX na, doon sa gilid ng NLEX. Doon daw siya ni Ratrat. Gusto niya bang tatuhanin natin? Bauna natin yung bala. Gusto niya ba gustong parte? Gusto niya ba gustong parte? Grabe, no? Grabe, Boss Alpha, di ba? Tapos, ang ginawa nung talaga nakatarantado doon. Ang ginawa nung ano, kasama na yung ano, yung reporter, picture na ng reporter. Ayan na. Hindi, yung kasama niya, yung driver, picture, yung pictures binigay doon sa reporter. Tapos yung reporter ginawa ng istorya. Tapos, Boss M, Boss A, tapos yung oxygen niya, yung hose, pang nebula, pa rin nakalagay. Satangahan talaga. Ngayon, pang nebula, sir. Ito ngayon ang tanong ko, bakit sa kabila ng dami ng mga issue na yan, meron pa rin naniniwala? Hindi naman kasi natatakel yun eh. Hindi naman na pag-uusapan yan. Wala silang knowledge dyan sa kung ano yung background niya. Hindi pa nila napapanood yung mga ganong mga issue kayo yung mangusin. Wala. Kami nga eh. Nung tinanggal kami, doon na kami nagkaroon ng oras na manood sa inyo. Ikaw, napanood ko lahat yung mga panaginip mo eh. Sabi ko, sabi ko, hayop. Totoo nga. Tapos kay Bagtit, ayan, nanonood din ako sa kanila. Yung iba pang mga antay noon, yung mga UTW. Sabi ko, okay, yung ina kaya pala. Kumbaga doon mo matitimbang na, ang inang to, kaya pala ganito na lang to. Walang nagtatagal sa kanya. Tingnan ninyo, iilan lang ang tao na nagtatagal sa kanya. Yung mga tao na pinapakinabangan niya.
Katulad sa pag may medical mission, hindi pwedeng mawala sa kanya yung tao na kasama niya simulat sa pool na naglalagay ng benda sa katawan niya para kasi kasabwat nga eh. Diba? Oh, alam nila na merong ginagawa at nabibigyan sila, naaambunan sila, kaya pikit mata sila na, okay boss, sige po, gagawa kita ng benda. Ang pagkakamali lang, naglagay ka ng tama ng barel sa kaliwa, susunod na picture mo, nasa kanan na. May hika daw siya. Eh, susunod na niyang gagawin. Kuya Edgar, nandyan pa rin yung tirong. Diba? Sa susunod na gagawa siya ng eksena, sasama na ako para ibabaong ko na yung bala sa katawan niya. Naku, baka mamaya hindi ka na makauwi ng Pilipinas. Baka mamaya iti ano ka na niya. Kasuhan ka niya. Kasuhan ka niya na ng ano. Parang ka... Death threat. Sobrang takot ko dyan. Takot ako dyan. Si Boss Goryo. Ayan, si Direk Goryo. Kaibigan ko si Direk Goryo. Eh, si Boss Goryo nga, di ba? Siya yung Tres Rosas. Tsaka... Pero siya din ang gumawa ng commercial nung sa Senado, di ba? Kasi nabayaran na siya eh. Okay na eh. Hindi siya gumawa noon yung sa Senado. Siya. Hindi niya gagawin yun. Hindi. Yung ano, nung yung mga pinalabas sa commercial sa TV, siya ang gumawa. Yung nagsasalita sa lalabas. Lumang video ba yan? Hindi. Yung ito, noong 2022, nung tumakbo ng pagka-senador. Siya! Nandun siya! Nagkwentuhan kami! Siya. Okay na sila. Oo. Okay. Kaya pala. Nagkaanuan na sila. Kaya pala, ang ganda nung ano. Lang yan eh. Siya ang gumawa nun. Oo. Lagi kami nagkikita nun eh. Anyway. Tapos yung ano, yung isa pa dyan. Yami. Yung mga vlogger nun, kung mapapansin mo, talagang ano eh, no? Talagang yung agresibo. Agresibo talagang matindi, di ba? Mm. Doon ako bilib na bilib talaga. Bilib na bilib ako sa mga to. Talagang akala mo may pinaglalaban kami, no? Putang ina, sabak tayo sa gera. Go push! Siyempre kami, hindi mo maalis naman sa ano namin. Ano pinaglalaban nila? Alam namin yung totoo. Di ba? Alam namin sino yan. Meron di kaming alam na katotohanan. At yun nga yung galing sa idol namin, sa boss namin. O, diba? Putang ina, ganyan sa kahayop. Ganyan kami pinaikot. Ang sarap pambalusin ng stainless eh. Ay, wala na. Hindi na. Tulad sabi ko nga sa iyo, wala na. Hindi na yan. Ano, kasi may nag-briefing na dyan siguro o naisip niya na kailangan bait-baitan ako. Kailangan yung ano ko. Oh, kapag ka merong nagbastos sa kanya, dedemanda niya na lang. Yan ang ano niya. Yan ang panakot niya. Eh kahit naman magdemanda, wala ka namang sapat na ebidensya para magpakulong ka ng tao at nagsasabi ng katotohanan, 'di ba? Eh nangyari. At saka kaya ka nga nakulong, may kaso ka eh. Ano didemanda mo? Yun yung pina-experience mo sa amin eh. Hindi tatanggapin sa piskalya 'yan. Oo, 'di ba? Eh ano yung ano nila ano Erwin na 'di ba sila Erwin noon binabanatan nyo? Si Erwin Pulpo. Oh. Lahat. Sino pa yung matandang ano newscaster sa DCRA? Si Deo. Deo Makalma lang yata titindi nyo. Eh mga ano na yun eh. Mga si Arn. Arn. Tang ina. Binulabog namin sa pondo yun. Tama ka ba doon? Oh, ni Inay Mary Ann, binulabog na si Inay Mary Ann ang nagsasalta sa ano. Microphone ba 'yung speakerphone? Yung malaki, megaphone. Ah, megaphone. Eh. Oh. Kumusta na nga pala si Inay Mary Ann? Totoo ba? Wala na, matagal na siyang ano. Sumalangit na 'wa ang kanyang kaluluwa. Tangina, alam mo iba rin 'yung si Inay Mary Ann eh. Rest in hell ah. Ay, rest in peace ah. Biruin mo ah, na hindi namin natunugan na sobrang dami ng supporters nung pumasok siya dyan kay Kulaong
hindi namin naramdaman na meron pala siyang hidden agenda at yun nga yung double, triple your money. Sobrang galing din yan. Astig, pang ina. Magaling kaya talaga mo. Oo, hindi mo talaga maramdaman kasi parang ang ano mo, labas siya ng labas ng pera eh. Talagang, oh, anak, anong kailangan ng boss mo? Anong kailangan ng ganito? Anong kailangan ng ganyan? Diba? Hindi mo talaga maramdaman na meron pala siyang, ano, biruin mo yung mga tao na hindi mo kilala sa comment section. Puta, nakuha na niya ng 10,000 sa double, triple your money. Yun nga, diba tinakasan niya yun? Nawala siya bigla dun eh. Tinakasan niya, pero ang ginawa niya kasi noon, nagpa-interview siya. Ngayon, nung nagpa-interview siya, oh yan, yung sekretarya ni FLM, mga budol yan, ganyan, ganyan. Ngayon, sinagot namin yun ni Tatay Dong. Nagpa-interview rin kami sa TV5. Nung na-interview kami, kinabukasan noon, isa lang naman ang binitawa ko saltado sa interview, sa lahat ng mga nabiktima ng double, triple your money ni Mary Ann Faustino Victory, huwag kayong matakot na lumabas. Tumawag sa akin sila to, yung best friend ni Tony Powler, yung pinagmamalaki niya na meron siyang resort. Putang ina, doon pala yung sa tropa ni Tony Powler. Tapos si Tony Powler naman, yung binigay sa kanya na condo, kuno, yung binlog niya, first time niya magkaroon ng condo. Doon naman yun nakuha ni Inay Mary Ann sa supporter ni Kulaong. Kumbaga, umiikot, putang ina, nag-iikutan. Nagagamit. Ang pakulo niya na merong papaupahan natin yung kondo mo para kumikita ng pera. Hindi niya alam, kinokontent na pala dito ng vlogger. Tapos sinasabi na, oh, ito may bagong kondo na naregalo sa akin. Si ano, ganito, ganyan, ganyan. Hayop, ang galing. Galing din ni ano. Ang dami tumawag sa akin noon. Ang daming nag-reach out sa akin noon na nagpapasalamat. Buti lumabas ka sa TV5 kasi akala namin hindi totoo. Hanggang may mga nagpatulpo na, may mga nag-ano na. Yun nga, yun, may mga 3 million, 2 million, dapat magbibigay pa ako ng ano ngayon, ng 2 million, napanood ko yung ano mo, yung interview mo. Ang daming nag-ano nun. Yung isang tropa ko, nadala rin niya eh. Meron din. Lang, 50 lang naman. Parang pautang muna na. Babalik ko rin agad. Pero nadali rin siya ni Nicolaong, di ba? Nadali din. Oo, nagkadalihan din sila. Sino lamang sa kanilang dalawa? Sino lamang? Lamang sa kanila. Pareho lang eh. Kasi sa kanya bumabagsak yung YouTube noon. E kasagsagan, sobrang lakas ng kita noon sa ano eh, $15,000 ang sinusweldo. Monthly, $13,000, ganun. Basta malaki ang ano. Kumbaga, lahat ng mga kailangan. Tinitira naman siya ni Mary Ann sa pag-ano, o kailangan ni attorney ng ganito, kailangan ni ganito ng ganyan, o kailangan yung mga tao, bayaran, yung mga biktima ng human trafficking. Putang ina, yung pala, wala namang biktima ng human trafficking na nakakausap. Payup! Kaya pareho lang sila. Pwede lang. Hindi ko alam, pinag-aatihan siguro nila ni attorney. Putang ina. Nagbubudulan, nag-aanuhan sila. Kulit nga. Tanya ba si Yulin? Nanonood ba si Yulin? Shoutout daw kay Yulin. Shoutout, brother. Makakit ka dito, Mac. Mahina daw signal niya eh. Mahina kasi hindi ka pa mag-Maynila eh. Mag-Maynila ka na. Yami, kung ako kay Yulin, naandun na sa NBI, susungal nga rin kayong pagmamukha nito. Ang pas ko. Sa laki ni Yulin. hindi mo mapipigilan, Boss Alpha eh, no? Hindi mo mapipigilan. Siyempre, kunwari, aawat lang kayo. Ha? Hindi, titimbre ako na sila, ano, sila big aawat kayo, pero yung aawat nyo, yung sabi mo, kunyari yung aawat lang kayo, ha? Patapuin. Yung pala nakikig ganun-ganun. Nakikisuntok na rin pala. Yung wag-wag, pero tinutulak ka palapit, ayan. tama na, magpaawat kayo. Tayo na, yung pala mas lalo sinusubsog. Ikaw, ano sa feeling mo yung mangyayari ngayon? Nakalaya na, ano yung mga gagawin niya sa ano niya, sa buhay niya ngayon? Na actually wala pa namang chance, nabigyan lang ng pribileyo para naman na medyo hindi siya mahirapan sa kulungan.
dahil nga nag-bail naman siya eh. Pero yung kaso kasi tuloy-tuloy pa rin yan. Oh, mm-hmm. Pag tuloy-tuloy pa rin yung kaso, hindi pa rin na nakakasiguro na ma-absuelto siya. Mm-hmm. Di ba? Sa akin? Oh, nandito na. Ayong idol mo. Nakalabas na ako. Shoutout po sa lahat ng mamahal sa akin. Ang gwapo mo dyan. The fake account chat. Alam mo naman yung mga supporter. Pero hindi. Makikita at mapapanood niya, maririnig niya to. Kasi meron at merong magpapasa sa kanya sa team. Oo naman. Oo naman. Meron at meron. Meron at meron. Alam niya sa sarili niya kung ano yung ginawa niya. Alam niya kung ano yung mga ginawa niyang pagpapaikot sa mga tao. Alam niya kung ano yung totoo. Diba? Siyempre. Ay, alam niya naman na marami siyang alam niya. Oo, alam niya yan. Kaluhuan. Pero syempre, pag nakaharap sa camera yan, sasabihin niya, oh, kayo, mga basher kayo, ayan, nagsama na kayo dyan. Ah, ikaw, balyena. Nagsama na kayo ni Mike, kayo ni Alpha, ganyan-ganyan. Tangina, alam mo kung gaano ka namin pinaglaban. Tangina, napunta kami sa impyerno dahil sa'yo. Diba? Pero kita mo, nalagpasan namin yun, diba? Oh, grabe, ang tindi ah. Alam mo, late kung ko ikaw na lang. Nga, late ko na lang nalaman talaga na, oh, si Yama, wala na kay ano. Mm. Akala ko, nandun ka pa rin, hindi ka pa rin tumitigil. Kasi hindi, syempre, wala loyal na. Eh. Kung di ka pa nalaman doon sa kaibigan ko rin isa eh. Mm. Kaya tawa ko lang, oh, talaga. Ganon kasi ako makipagkaibigan. Kapag ka, ano kita, kapag ka, ikaw, sinabi ko sa'yo na kaibigan kita, paglalaman kita ang gandulo, puta, kaya ko talikuran ng lahat, basta alam ko nasa tama ka. Yun nga eh, ikaw eh, yun ang pagkakaalam ko eh, yun yung siniksik mo sa utak ko na nasa tama ka eh. Tama yung pinaglalaban ko sa'yo eh. Nakalabanin ko ang gobyerno, kalabanin ko ang NBI, kalabanin ko yung mga senador. Putang ina, nagkaroon ako ng mga iba't ibang kaso, hayop na yan na, alam mo yun? May naitulong ka ba sa mga nagkaso sa akin? Wala. Sabi dito, ni Paul Villanueva, akala ko noon, girlfriend ka ni Kulaong. Ay, hindi po ah. Ano niya lang ako, tauhan niya lang ako. Tsaka hindi po ko, hello, tangina na may tsura. Gago. Ano? Dati inaaway ko si boss. Ay, oh, inaaway ako nito. Pag tinatawag niya ko lang. Itanggap niya naman na Kulaong siya, di ba? Sabi niya, oh, ito na si Kulaong. Gawa gano'n siya, di ba? Oo. Oh. Natanggap niya rin. Hindi, sanay naman siyang tawagin Kulaong. Tsaka ano bang ano ba ibig sabihin ng Kulaong? Eh parang ano kasi yun, parang buraot na ano na alam mo yung buraot. O bakit hindi ba totoo? O, di ba? Ganun yung ano yung pagkakaunawa ko kasi tawag sa kanya yun sa ng mga ano eh, ng mga doon sa mga kailokohan, mga Ilocano, di ba? Mga Ilocano. Mm. Nakakapagtaka nga diyan eh. Nag-inag yan eh. Marcos ka, pero puta, nung nakulong ka kahit isa na kahit dulo lang ng kuko sa paa ng Marcos, wala man lang bumisita sa'yo. Bakit may bisita? Eh, hindi nga ka mag-anak. O kaya nga! Peke. Oh. Peke. Mangusin, meron. Kaso hindi mangusin, nakapasok. Oh. Ah, bakit? Kaya jam. yung Kulaong daw uod sa kawayan sa ilog. Patik na yan. Ay, nako. Ay, eto, sa totoo lang, etong live ko, napasubo lang ako eh. Kasi ang daming nag- Nakabiglaan lang po to, naka-live nga din ako kanina pa eh. Ah, naka-live ka ba? Biglaan lang itong live ko. Kaya napatagal nga eh. Alam mo, pag nag-live ako, swerte na yung ano, isang oras. Abuti na isang oras. Eh ngayon, nadoble na ng mahigit. Kaya mga boss, tuloy natin to sa mga susunod na araw. Medyo mag-liquidate lang ako ng mga videos na pwedeng gamitin para sa mga bagong mga naniwala, sa mga bagong nabibiktima na hindi nila namamalayan, na nabibiktima na sila, eh panoorin sana nila at mapanood nila. Diba? So mag-iipon ako ng mga video na mga sinabi niya, na kukontra hindi niya, na pasisinungalingan niya kahit galing sa bibig niya. Yung mga ganon, di ba? Ang dami niyang ganyan.
Ang daming ganyang video, mga boss. Boss Alpha, Boss Yami, thank you ha. Bisita ko. Yes, maraming salamat din sa lahat ng nakakomment section. Okay, thank you. Maraming salamat po sa lahat ng nandito ngayong gabi. Kasama namin si Boss Alpha, si Yamatan. Talagang Yamatan eh. Dati nating mga nakakapalitan ng opinion sa paniniwala. Mga kalaban talaga, literal. Literal talaga, mortal yan. Kasama si Mac Mortal. Oh, kami, alam nyo ako, pagka ako'y nakausap nyo na, nagkaano na tayo, kaibigan na tayo. At never na yan na mangyayari pa na magkaroon pa ng mga salita na ano. At saka, ulit ko'y sinabi ko, sa mga kaibigan natin, ganito, tingnan nyo yung vlogging. Ang pangit na nagbabanatan tayo pero darating yung panahon kasi iisa lang yung magiging perspective natin sa mga issue. Kaya hanggat maaari, respetuhan na lang sa bawat opinion, lalong-lalo na kapag usaping politika. Kasi ang bawat isa sa atin, hindi natin alam kung saan tayo nanggagaling eh. Kaya ako sinasabi yung mga ganung bagay, may pinanggagalingan ako. Meron akong alam na hindi nyo nalalaman, na hindi ko rin pwedeng i-disclose lahat. Hindi ko pwedeng sabihin lahat, 'di ba? So, kung ano man yung mga content ko ngayon, isipin niyo na lang na mayroon akong pinanggagalingan. Ganun lang kasimple. Tsaka hindi, Boss Mike, ganito yan, Boss Mike eh. Doon sa mga vloggers, lalo na yung mga hawak ninyo sa mga politics, lagi nyo tatandaan, huwag nyong isagad yung pagtatanggol ninyo doon sa mga politiko, sa mga politika. Bakit? Kasi wala namang pakialam sa inyo yung mga yan pagka nagkaroon ng problema sa sarili ninyong ano eh. Diba? Huwag nyong isabuhay. Correct. Tama ka naman doon. Alam mo ako, opinion ko kasi, maraming nadismaya kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero para sa akin kasi, binoto natin, binoto ng sambayan ng Pilipino, respeto na muna natin yun. Huwag na nating isipin yung tanggalin, kudita, destabilisasyon. Huwag nang ganon. Hayaan nating matapos at magluklok ng panibago bilang pagrespeto sa bumoto sa kanya, sa may gusto, sa 31 million na mga taong bumoto. At pagkatapos niyan, o di humanap tayo ng panibago, na tingin naman natin na makakatulong talaga. Di ba? Pero yung magbabatikusan tayo ng ganyan, pansinin mo, ako hindi eh. Puro lang ako reaction na sa mga, ano, hindi ako nagtatanggol ng politiko. Para sa akin, parehas magnanakaw yan. Tsaka yung Boss Mike, ang ano dito, kakaupo lang ng presidente natin, lahat naman eh, ng presidente na naupo eh, hindi mo pa mararamdaman ngayon kung ano yung nagawa nila. Pero pagdating ng araw, doon natin aanihin kung ano ba yung nagawa nila nung sila yung nakaupo. Ganun lang kasi yun. Parang si tatay ng boss ko dati, di ba? Di ba? Antayin natin. Seryoso! Tapos tsaka tayo husga, 'di ba? Pagkatapos ng termino, saka natin husgan. Oh, meron True. Ba nagawa? Naging masaya ba kayo? O kung hindi, 'di ba? Muli, hinay-hinay. Maraming salamat. Maraming salamat, ha. Okay, ingat. Yeah, bye-bye po. Kahit bahay tago, parang kinabukasan at araw na panibago. Nanaigang tama sa mali kapag inalo. Mabuti ang magwawag ay masamay laging tayo. Paano kung ikaw ay inaagrabyado? Di natapakan na ang buong pagkatao. Mananahimik ka na lang ba't ilalaban? Huwag kang matakot, hayaan mong ikay samahan ko. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Huwag katliwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Oh Pilipino,
magpapadayak ka ba kung kani-kanino? Papatulan mo pa din ba kahit amoy ang motibo na ikaw ay nililangin para makanakaw sila ng libo? Di tayo pokpok kaya't huwag magpagamit, nakatutok man sa ulit at tilin ka sa langit. Ilayay na sa rurupo pa ng mga palakit, pagkat hanggang ngayon nagtatanong pa rin ako ng bakit, kaya di pa rin nasusolusyonan mga problemang kinakaharap ng pamayanan. Sabi nila yung lahat lugar, ngunit bakit yung iba wala ang naipundar? Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ikaw na ang oras para lumaban, huwag kang umatras pag nasa kwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Gagaling magsalita, maaari ka nila makunan bigla-bigla. Mga mapangmanipula kung di mo maaapila, ay maniniwala ka, ngunit sa dulo wala sila nagawa kahit isa. Yung akala mong tutulong sa iyo na magbanat ng buto ay siya rin magdadagdag sa pinubuhat mong bato. Gagamitin ka lang pala sa pansariling gusto, ikaw naman ang daling nagpahuto. Maging matapang sa pagharap ng hamon, lakuyin ang dagat kahit mataas ang alon. Isama mo ako at nakahandang tumulong, pagkat mahal ko ang bayan at ang Diyos na Panginoon. United Talino Warriors at Boss Mike Cervera, sa kanila ay natutunang maayos, kaya't kailanman di ako masisira. Ito na ang oras para lumaban, huwag kang umatras pag nasa kwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Pilipinas. Ito na ang oras para lumaban, huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang sipan, katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot pag